Hey, good evening. Yun, pakibukas bro. Kamera, kamera. Kamera. Pangit naman yung katalakayan namin, pangalan na nandyan. Ade Ray. Ah. Kamera bro, kamera. Pero magandang talakayan eh, nakikita namin yung aming kausap. Eh kagabi, nagpakita na nga siya kagabi. Oh, sige bro, go ahead bro. At tapang na tao nga siya kagabi. Ade Ray, sini na, paki-open yung kamera bro. Kamera, saklit lang. Palaban talaga to si Ade Ray. yan yung gusto ko, yung ano yung talagang palaban. Hindi, sorry brother, pinagbabawal sa amin makipagdebate. Tinuro na sa amin to eh. Kailangan ako lang ang sumuway eh. Actually bro, naano ko lang yan bro. Wait lang muna. Ba't naman kayo pagbabawalan, Brother Ray? Ibiblikal naman ang debate. Di mo ba alam? Ganito kasi, sa panahon ni Brother Ray, talagang maraming kalaban ng church. Maraming. Wow. Oh, di nung sabi niya, ako na ang haharap kayong mga sisiw dito sa likod. Eh, yun. Kaya siya talaga lumalaban. Eh, ano, napasok lang ako rito dahil dito sa chat group namin, sila NG Tumang, siya si Cham Fernandez ang nagyaya sa akin dito eh. Silang dalawa, tsaka ito si Mo Rice, yung ano, yung una kong nakilala. Siya yung naglagay sa akin sa chat group at siya din ang nag-invite sa akin dito. Ah, si Bro Aris. Oh. Dating born again niyo bro, dating born again yan si Brother Aris. Oh, nagkapuyo. Nagtanong siya dito tapos napaliwanagan namin, binuksan niya ang kanyang puso. Namumulat siya sa katotohanan, sana ikaw din ganun. Cheers. Katoliko ako eh. Binyagan ako ng Katoliko. My Oy, father sayang. And my mother is Catholic. They meet in University of San Carlos, Cibu. Oh, sa Santo Genio, Cibu yata ako na. Kailan ka naanib sa ang dating daan, bro? Nagbaptist muna ako way back 1970. Ah, nagbaptist ka muna. Oh, nagpastor muna ako sa baptist tapos pinadala. Tapos siyempre may trabaho ako, tinigilan ko. And then on 2006, doon ako na ano. So naniwala ka kay daan. Sa pagka-pastor mo, naniwala ka pa kay Ili, pastor ka na. Oh, hindi. Talagang ang baptist kasi magulong religion 'yan eh. Kahiwa-hiwalay. Hindi, wala namang reliyon na walang iskandalo. Meron talaga yan. Hindi lang kasundo. Sa mag-usap nga lang sa tithes and offerings, meeting, financial, magulo na eh. Ah, yan ang problema dyan. Kapag mani-involve na. Wala. Pero, ang ano ko, Brother Ray, ang concern ko ikaw, dati ka palang Katoliko, so kailan ka lang naging Baptist? Way back 1977. Matagal na rin pala, no? Matagal na. And then, pasensya na ha kung ano, kasi hindi ako pwedeng magsisigaw kasi tahimik tong compound namin, maririnig eh. Yes, okay lang bro. Ano lang naman, bali, usap lang tayo sa doktrina na iniwanan mo, Katoliko ka pala. Ngayon, kung meron kang nais na itanong sa dati mong pananampalataya, kaya ka umalis kasi hindi mo naunawaan, pwede mong itanong sa amin yan, or kung meron kang tuligsa sa mga, sa aral ng Katoliko na gusto mong questionin at gusto mong pamalian. Questionin ko lang. Dahil ano eh, dito sa post namin, sa chat group namin, nag-post ako ng isang question na nagkakapikunan nga eh. Nagagalit yung iba. Yung iba nag-ano na eh. Huwag na yung about sa church na pag-usapan rin kagahapon. Sa doktrina naman. Sa doktrina. So, ganito, nag-post ako ng question sa kanila. Pinasasagot ko. Ang question ko, sabi ko, mababasa ba natin sa Biblia na nagtuturo si Kristo ng rosary? Yan ang question ko na pinasasagot ko sa kanila. Kaya ang nangyari, inanyayahan akong pumasok ko sa punto por punto. Yan ang nangyari. So yun, ayun ang pinaka-question mo kung mababasa ba sa Bible. So kaya, ano pala ang doktrina? Nanonood ngayon dito kasi gusto nilang malaman. So, ang tanong, aral ba ng MCGI na dapat ang paniniwalaan ng pananampalataya ay yung mabasa lang aral ba ng MCGI yan? Talagang lahat ng pinaniniwalaan namin talagang nababasa sa Biblia. So, may mababasa ka ba sa Biblia, brother, na dapat paniwalaan si Eli Suriano? Ah, hindi. Preacher si Suriano nangangaral. Hindi, kasi dapat yung mabasa ano, eh. Yung ano bro, meron ba talata na ano? Nakalagay misa pasalamat. Pasalamat? Misa pasalamat.
misa pasalamat. Ang nabasa ko sa talata, yung 100, Psalm 100. It is a good thing. Hindi bro. Kasi pag kayo nagtanong, misa sa salbo, eh. Pag kayo nagtanong sa amin kasi, ang gusto nyo, basahin talaga sa Biblia, hindi ba? So, gusto nyo bro, word for word. Oh, kaya, yun o, yun. Hanapin ka namin din kasi, word for word. So, bro, no? Mas malinaw, word for word. Oh, kasi ganito yan bro, sabi kasi ni Kiso sa Biblia kasi, huwag nyong gawin sa iba ang ayaw nyong gawin sa iyo. Hmm. Napapansin ko lang sa MCJ, lagi nila pinapahanap doon sa Bible software nila, yung pangalan ng relihiyon. Halimbawa, pag kanilang kausap, Seventh-day Adventist, sasabihin nila, Brad Mel, pakihanap nga sa Biblia yung Seventh-day Adventist. Ang lalabas sa Biblia, zero words, no phrase found. Ay, wala pala sa Biblia yun. No. Pag ang kanilang kausap naman, Mormon, sabi nila, Brad Mel, pakibasa nga sa Biblia yung Church of Jesus Christ in Latter-day Saints. Ginagano nila yung kanilang mga katalakayan. So, hanapin naman sa Bible. Si Biblia kasi, electronic na, mabilis maghanap. Ang lalabas naman doon, zero words, no phrase found. Pero pag sila kaya, tanungin natin, saan naman sa Biblia mababasa Members Church of God International? Zero words, no phrase found din eh. Pero ayaw nilang tanungin sila ng ganon. Pero ginagawa nila sa iba. Ngayon, nahanapan mo ko sa Ampas, Biblia, itinuro ni Kristo na magano ng Rosario. Tinanong ka ni Brother John Ray, sa inyo ba katuroan, kailangan mabasa ang aral sa Biblia? Sabi mo, oo. Kaya for clarification din sa iyo, para maging fair naman yung talakayan natin, meron bang talata sa Biblia mababasa natin misa pasalamat? Kasi meron kayong aral na ganyan eh. Mm. Misa pasalamat? Oo, misa pasalamat. Talaga mabasa, misa pasalamat. Walang term na ginagamit ang dating daan na misa pasalamat. Yung ano bro, pasalamatan. Yung pasalamatan. Oh, pasalamat. Pasalamatan. Pasalamatan? Oh. Lokal yan, ang lugar na kung saan kami nagpapasalamat. Yun nga. Nasaan sa Biblia yung ano, pasalamatan? Lugar yan eh, congregation yan. Ayun nga, congregation nga, ginagawa ninyo, di ba? Practice nyo, sige. Saan sa Biblia natin nababasa na ang mga apostoles nagsagawa ng pasalamatan sa isang lugar? Sa isang lugar? Wala tayong mababasa dyan, pero... Oh, pero ginagawa nyo, di ba? Nagpapasalamat ang apostoles. Oh, pero ginagawa nyo, di ba? So yan ang point namin, di ba, Rajun Re? Huwag mo kaming hanapan ng letra po letra kasi alam naman namin na pag kayo hinanapan ng letra po letra, wala rin kayo may bigay. Much better ganito, bro. Bro, ito pa, itanong mo yung meron ba mababasang coordinating center? Kasi sa Biblia, coordinating center. Oh, isa yon. Ngayon, sabi mo, dapat mababasa sa Biblia. Coordinating center. Oh, dapat mababasa sa Biblia. Meron ka bang maipapakita? Kanina, pasasalamat, wala na agad. Pwede sablay ka na. Sablay na. Yung tumama sa inyo yung ano nyo, yung aral nyo na dapat mababasa. Eh, dun pa lang, wala na. Sablay na yung aral nyo kagad. Mali na. Coordinating center kasi, that is a modern word. Huwag ka magpaliwanag. Ikaw ang nagsabing-sabi mo na po, dapat nasa Biblia. No. Ang tanong ko, coordinating center ba, nasa Biblia ba? O mayroon o wala? Yeah. That is a modern word. Hindi yan, walang ano. Ang ano ko okay, so pwede pala, paniwalaan kapatid, Brother Ray, pwede pala paniwalaan din natin ang modern, mga modern na sinasabi mong modern world na mga kagawian like coordination center kahit hindi nababasa sa Bible. So pwede pala yon. Pwede pala. Oh, pwede ha. So dyan tayo patas. Pero ito tayo bro sa yung tanong. Oh. Unang-una, yung katanungan mo out of time. Ha? Out of time. Kasi alam ko naman na meron kayong ganitong referensya eh. Yung referensya na about sa Rosario. At ipakita yung kanilang referensya about sa Rosario. Kasi tayo ay dokumentado ng kanilang mga referensya dahil ika nga ang dating daan ay dati kong paboritong programa. Kaya syempre yung kanilang references meron tayong kopya, no? Maraming tao na paboritong. At saka habang hinahanap pa Brother Jan, paunahan lang natin to si ano bro, paunahan ko lang na kapatid na Ray, ang Iglesia Katolika is not Bible alone. Oh, hindi kami Bible alone. So it's not proper to ask that where is that doctrine na mababasa sa Biblia. Kasi hindi kami Biblia lang. Kami, meron kaming tradisyon at meron kaming church magisterium. Meaning to say, anuman ang ipahintulot ng simbahan,
na iutos niya sa mga mananampalataya, gagawin namin yon. Bakit? Ang sabi ni Panginoong Hesukristo sa John 10:16, ang Luke 10:16, ang nakikinig sa kanyang simbahan ay nakikinig sa kanya. Hindi niya sinabi, ang magbasa ng Biblia ay nakikinig sa Diyos. Hindi niya sinabing ganun lang. Ang sinabi niya, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Kaya ano man ang iutos ng simbahan, gagawin namin yon, no? At Matthew 18:18, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ang question dyan, Brother Ray, pinahintulot ba ng Santa Iglesia Katolika ang magdasal ng Rosario? Oo o hindi? Based on your church history, pinahintulot yan. No, yeah. Okay. So hindi mali. At saka yung term, bro John Ray, yung term. Oh, yes, bro John Do. Ano man ang inyong ipahintulot. Sa term na ipahintulot, hindi pa yan napahintulot nung panahon nila. Hindi ba? Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sa termino pa lang nandoon na, hindi pa siya na ipapahintulot, kaya nga binigyan ng authority. Ano man ang inyong ipahintulot, kasama na doon ang pagpapahintulot sa Rosario. Meron silang referensya na ganito. Kanilang kinuha ito sa The Secret of the Rosary, page 18. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church receive the rosary in its present form and according to the method we use today. It was given to the church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Ginagamit ito ng programang ang dating daan na sa 1214 pa natanggap ng iglesia yung rosario. Ba't mo tinatanong saan sa Biblia nag-utos si Kristo na mag-rosaryo kayo, eh alam nyo naman sa referensya 1214 lang yan binigay sa iglesia. Yan, marino yan. Hindi ba? Out of context yung tanong? Illogical? Kaya maraming napikon sa iyo, bro, sa tanong na yan kasi illogical eh. Very illogical ang tanong. Ba't mo hahanapin sa panahon ni Kristo? Eh alam, meron naman kayong referensya 1214 pa binigay sa iglesia. 1214 pa ipinahintulot ng iglesia, tapos sasabihin mo. Hindi lang yung bro dyan do. Ang problema niya, yung ang nakikita ko malaki-malaking problema ang pagkakamali ni brother, no? Yung turong dapat tinuro ni Kristo. Mali 'yun. Oo, sabi niya, saan mo na nabasa na nagturo si Jesus? Eh doon pa lang, bro, sablay ka na eh. Bakit? Kasi sa mga ginagawa niya, baka tanungin ka namin, saan nagsabi si Jesus na pakinggan mo si El Soriano? Oh, wala rin. At saka ito pa, bro. Bilang mababasa sa Biblia na sa iglesia ng Diyos mamumuno, darating ang panahon mamumuno si Daniel Rason. Oh. Saan mababasa sa Biblia na si Daniel Rason pwede siyang magbinyag at pwede darating yung araw si Daniel Rason magkokolekta sa inyo ng pera? Saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus yan? Pag binalik namin sa iyo yan, baka mapahiya ka lang. So huwag kang gagamit ng sabihin mong hindi sinabi ni Jesus yan. So lahat ng mga ginagawa dyan, ang napakarami. Walang sinabi si Jesus na gawin nyo. At saka, isa pa ba rin dyan, isa pa rin dyan do. No? Kasi ang MCGI ngayon ay isa sa may pinakamalaking network. Mm-hmm. Kaya nga ang pangangaral nila, True Network na. Mm, True Network na. Kung hahanapan ka namin, saan mababasa sa Biblia na ang pangangaral sa salita ng Diyos ay ipadadaan sa network. Wala rin. Sinabi ni Jesus, kasi si Jesus lagi ang inaanin nila eh. Sinabi ba ni Jesus yan? Sinabi ni Jesus, kaya nga sabi ko nga, lahat ng ginagawa nila, wala naman sinabi si Jesus, pero ginagawa nyo. E di, busted kagad kayo dyan. So, ibig sabihin ba, Angel, mali yung tanong, kapatid na Ray, na saan mababasa sa Bible? Sa Biblia na nagturo si Kristo ng Rosary. Yung mga ano, bro, yung mga kagamitan na binabanggit sa Rosario, biblical yun, halimbawa. Ano ang unang idinadasal sa Santos na Rosario? Apostles' Creed. Apostles' Creed. Ah. Lahat ng Apostles' Creed, bro, may mga verses yan. May mga verses yan. Sige. I believe in God. Sige. Sinabi sa Bible na I believe in God. Ah. Sige, isa-isahin natin, Brother John, yung Apostles' Creed. Ikaw maglalabas ng talata, Brother. Brother John Do, teka muna. Di ba sabi ni Kristo na if you pray to the Father which is in heaven? Ayun na. Wala naman sa Biblia yan na use the rosary. Ayan na naman, gumagamit. Ito na naman. Illogical na naman ang tanong. Bro, pag natanong ka sa amin, bro, dapat sana logical, hindi illogical. Ganito ha, turuan kita ha.
Bro, ganito yan, bro. Bro, ganito yan, bro. Ang logical na tanong ganito. Katoliko, bakit kayo merong turo sa pagdasal sa Rosario? Hayaan nyo kaming sumagot sa aming aral. At hindi yung okay. At hindi yung kokontrolin ninyo ang tanong sa paraang... Bro, ang tawag sa style na yan, bro, fallacy. Non sequitur fallacy yan. Alam mo ba yun? Alam mo ba yung fallacy? Misleading questions yan. Misleading arguments yan. Fallacy. Misleading yan. You just read the Bible. Bro, bro, misleading, bro. Bakit? Yung referensya nyo mismo, nagsabi, oh, ginagamit ninyo to, oh, 12:14 pa binigay. Bakit? Si Cristo ba? Nandiyan ba sa iglesia 12:14? Brother Jando. Yes, Brother Wendell. Eh, ito lang, kapapasok ko lang, napakinggan ko yan. Tanong niya tungkol sa rosary, pandi mabasa sa Biblia, yon, di dapat paniwalaan. Sige, so, bro. Pahintulutan mo ako na merong tanong muna sa kay Bro Ray, no? Bro Ray, dahil ang argumento ninyo ni Elisio Soriano, halimbawa yung rosary di mabasa sa Biblia letra por letra, di dapat paniwalaan. Ngayon, tanong ko sa inyo, ibalik ko sa inyo ang argumento. Anong version ng Bible ang ginagamit ninyo? Version ng Bible? Itong hawak ko, maraming version eh. Merong Cebuano, Tagalog, may Bulgay. Hindi. Anong version, bro? Ang dating Biblia, magandang balita, ko. Ano? Dating hindi yung pinaka-version ng MCGI na ginagamit. Hindi. Hindi version ang sinabi niyo, translation. Translation ang sinabi mo. Patay tayo, bagsak ka na, bro. Version ang tinanong ko. Oh, version. Translation ang binigay. Version, bro, ano, bro? Ang dating Biblia, magandang balita, ang salita ng Diyos, the Living Bible. King ano James Version. King James Version, Brother Wendell. Meron. Okay, very good. King James Version. Saan mabasa sa Biblia, utos ng ating Panginoong Hesus ang gagamitin, King James Version? Ayan. Lamang. Walang utos sa Biblia na. Wala na naman. Oh, ayun. Ibig sabihin, huwag tayong mamiloso po. Basahin. Hindi, ikaw yung piloso po, bro. Ikaw yung piloso po, bro. Eh, ito, sunod na tanong. Yung King James Version na ginagamit ninyo, meron yung chapter and verses. Parehong-pareho sa pagkahati sa Bibliang Katoliko. Tanong, sino ang nag-utos batay sa Biblia na ang King James Version hahatiin ng chapters and verses? Binabasa niyo yan, ginagamit nyo, may chapter and verses. Oh. Nililiwanag ko lang yung tanong. Tinuro nila daily yan eh. Katolik ang nag-ano niya, naghati ng chapters. Hindi amin ng King James, bro. Hindi amin ng King James. Ang King James version, that is from England, kay Haring James yan eh. Okay, kasi, yung Church of England, hindi ang Katoliko. Ang England nagprotesta sa Katoliko. Kaya nga nagkaroon ng ang Catholic Church, nilagyan yun ng Roman to identify na you are Roman. Kasi merong Church of England eh. Yung so, sunod ko na tanong, Brad Jando, bakit pinaniwalaan ninyo ang paghati ng chapter and verses sa Biblia na wala namang mabasa na utos yan ng ating Panginoong Hesus? Yan ang naabutan namin eh. Yan ang naabutan. Yan ang nga bro. Bakit nilagyan ng verses? Hindi, bro. Bakit nyo ginagamit? Bakit nyo ginagamit, bro? Sino ba nag-utos na lagyan ng verses yan? Ba't nyo ginagamit? May sinutos kasi puro ka Jesus, bro eh. So ngayon, tinatanong ka about Jesus. Tandaan mo, bro, ha? Yun ang unang tanong mo eh, si Jesus agad bro, sa rosary eh. Bro Ray. Ipapaalala ko lang, bro Ray, ha? Ang tinatanong sa'yo ay the same sa paraan kung paano ka magtanong. The same sa paraan. Kung nakikita mo na namimiloso po ang tanong, therefore, ang iyong tanong kanina, pemiloso po rin yon. Kasi okay. ginagamit namin okay. Ang teknik mo laban sa'yo. Bradyo, Jando, kapatid. Nilalayo nyo kasi. Hindi namin nilalayo, bro. Ito ha. Ulitin ko ha. Madali lang basahin yan eh. Kung merong mabasa. Ito bro. Ulitin ko, bro. Ipaunawa muna natin sa kanya, Brad Jando. Bakit kapatid na Ray, kaya nga kaganina, bro, pinaliwanagan na kita. Huwag kang magtanong sa amin about Bible kung mababasa ba? Kasi sinabi ko na nga, hindi kami Bible alone. Mayroon kaming church magisterium at tradisyon. Ngayon, ito, bro, kapatid, saglit lang. Paisahin mo muna ako ng tanong sa iyo.
ito sabi ni Kristo dito, kapatid, no? O, sabi ni Kristo dito, tandaan ninyo, sinabihan niya dito ang kanyang iglesia, tandaan ninyo, no? Pero hindi MCGI na iglesia, ha? Anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, so may authority ang simbahan. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. So may kapangyarihan pala ang simbahan ni Kristo na magpahintulot ano man ang gustuhin niya dito sa lupa. Ay, question ko sa iyo. No, wait. Saglit lang. Question ko sa iyo. Gamit yung pinakita ni Brother John Doe na reference galing sa MCGI na 1914 ba yung Brother John Doe? 1214. Na 1214 pa lang pinahintulutan ng Santa Iglesia ang Rosary. So, dyan kapatid, sino nagpahintulot dyan? Ang iglesia or ang Biblia? Si Kristo ang nung binasa mo talaga kanina. No, Kristo. Question, hindi, bro. Para maliwanagan ka. Maliwanagan ka. Wait lang, huwag ka muna sa Kristo kasi ang tanong ko, base sa binasa nating talata sa Mateo 18 na ang kanyang simbahan, binigyan niya ng kapangyarihan. Ano kapangyarihan ng kanyang simbahan? Magpahintulot. Anuman ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Yes. Ayun, ang question ko, hindi yan sa simbahan iniutos sa apostolis yan, sa mga alagad ni Kristo. Ano bang mga apostolis? Simbahan? Hindi. Ang problema kasi pinipilitin niya. Ano bang apostolis? Ano bang mga apostolis? Simbahan o hindi? Ang mga alagad ni Kristo, mga ano ang pagkaunawa mo sa salitang simbahan? Magini ka muna, bro. Ano ang pagkakaunawa mo pala sa salitang simbahan? Wait lang. Ano ba ang pagkakaunawa mo sa salitang simbahan? Building? Ang church is the people na pinatawad na Diyos. Tinawag mula sa sanlibutan, pinatawad. Eh, yung mga apostol na sinabi mo ang sinabihan ni Kristo doon ay mga apostol. Tinawag ba yun ni Kristo? Kasi ang gusto mong palabasin, that is a Catholic church. That is wrong. Question na ito sa iyo eh. Question na ito sa iyo eh. Sabi mo kasi hindi yan simbahan na sinabihan. Ang sabi mo, yan ay mga apostol. Baluktot niyo yung Biblia eh. Mas lalo ka nagpapaluktot. Sige, ganito bro. Brother, ito na lang para maliwanagan siya no na ang iglesia ay binigyan ng authority na magpahintulot. Ito, babasa ako Brother Reha, yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7:12. Yan, sabi ni Apostol Pablo ganito. Yan. Sabi niya, sa iba naman ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya, na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. Tinatanggap ba, Brother Ray, si Apostol Pablo dito nagtuturo na walang sinabi ang Panginoon tungkol dito? Tinatanggap yun. Sulat sa Biblia. Ngayon. Nung siya ay nagturo nito, ito ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? Ano? Pakiulit niya ulit yung tanong. Nung siya ay nagturo nito, yan ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? O sa New Testament, nakasulat yan eh. Hindi ba? Kasi sabi ni Kristo kasi, anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Tinatanggap mo ba? Sa talatang ito, may ipinahintulot si Apostol Pablo na dati ay hindi naman na ipahintulot. Tinatanggap ko yan. Ayan. So, tinatanggap mo ang iglesia ang binigyan ng authority na magpahintulot ng anumang gusto nila. Tama? Okay, but I want to make Kumabasa ko sa history, bro, Catholic preacher si Apostol Pablo. Sige, Brother John Doe, granting without admitting na yung binigyang authority hindi Katoliko, anong simbahan yun? Ano yan, bro? Hindi mo rin masabi, no? Kasi inamin nyo, hindi kayo MCGI. Nag-mute siya. Nag-mute siya. Sige. Badalisinina, pakisagot mo badalisinina. Ulitin natin yung tanong. Ulitin ko yung tanong, Badalisinina. Tatay Ray, ulitin yung tanong. Sabi mo, hindi Catholic Church ang binigyan ni Kristo ng kapangyarihan or authority. Kung hindi Catholic, kung hindi yung Katoliko, anong simbahan yung binigyan niya ng sa Biblia na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? MCGI.
Ah, hindi. Sumali lang kami dyan. Ah, sige, sige, sige. Bro. Bro, for clarification, bro, na talagang sumali kayo. For clarification lang, ha. Saan inilibing ang, nasaan ngayon ang himlayan ni Apostol Pablo? Saan chapter ng Iglesia ng Diyos nakalibing si Apostol Pablo? Kasi, ang namatay si Eli Soriano, ang naglibing kayo, MCGI. Ang namatay si Ranyo Manalo, ang naglibing INC. Nung namatay si Felix Manalo, ang naglibing INC. Nung namatay si Ellen Jewett, ang naglibing SDA. Ang gusto mong nung, wait lang, bro. No? Dahil Church of God si Apostol Pablo, saang chapter ng Church of God inilibing si Apostol Pablo? Ano mo, sa Biblia? Hindi, wag kang lumihis sa tanong, ha? Hindi nakasulat sa Biblia kung saan nilibing si Apostol Pablo, kaya huwag kang tatakbo ng Biblia. Oh, yeah. Tinatanong kita ngayon. Kung nakasulat. Eh, hindi rin sa Biblia nakasulat si Eli Soriano, nilibing sa ano eh, sa MCGI eh. Hmm. Pero tinatanggap mo, kayo ang naglibing kay Eli Soriano. Tama? Oh, papayag ba kayo, bro? Bro, papayag ba kayo, bro, na si Eli Soriano ililibing sa Katoliko o hindi? Bakit nyo ba binibigyan ng emphasis yung patay? Hindi, bro. Ang importante sa Biblia ang patay. Ang bro, hindi pala importante. Hindi pala importante, bro. Kung hindi pala importante ang patay sa Biblia, bro, hindi pala importante, papayag ba kayong MCGI na si Eli Soriano ililibing sa, ano, sa sementeryo ng Katoliko? No, sa Brazil nakalibing yun eh. Inlige. So, papayag ba kayo na sa Katoliko ililibing si Soriano? Oh, walang problema, gusto nyo sa inyo yan. Katulad si Yoyoy Villam, member namin. Ang tanong ngayon, bro, anong relihiyon ang naglibing kay Soriano? MCGI. Bakit MCGI? Ba't hindi ibang relihiyon? Walang nag-claim eh. Kasi kung katulad ngayon, nung namatay si Apostol Pablo, sabi mo, Church of God, hindi ba? Saang chapter ng Church of God inilibing si Apostol Pablo? Ano yan tanong na yan eh? Ibig sabihin, pamahiin. Ang patay. Ano, hindi pamahiin yan, bro. Be logical. Ecclesiastes chapter 9. Bro, wait lang. Resinina. Tumahimik ka muna. Ganito yan, bro. Kaya nga ako nabigyan ng example eh. Si Eranyo Manalo nung namatay, nilibing sa INC. Si Felix Manalo nung namatay, nilibing sa INC. Si Eli Soriano nung namatay, nilibing sa MCGI. Ang tanong, nung namatay si Apostol Pablo, saan siya nilibing? Hindi ko masagot yan, wala. Kasi nabasa ko lang sa history niyan, inugutan ng ulo ni Nero yan eh. Oh, ngayon, saan siya nilibing, bro? Yan ang tanong ko, saan siya nilibing? Ay, hindi ko alam yan kasi ang patay. Yan daw, nabasa daw niya sa history. Bro, kung importante, ang turo ni Pablo. Bro, kung talagang, tumahimik ka muna. Bro, kung talagang kayo ay umanib sa Iglesia ng Diyos, imposible namang hindi mo alam kung saan nilibing si Apostol Pablo. Eh, alam mo nga kung sa Brazil nilibing si Soriano eh. Siyempre, member ako eh. Member ka. Ngayon, kung talagang umanib kayo sa tunay na Iglesia, dapat alam mo rin kung saan nakalibing si Apostol Pablo. Correct. Ano mong ang patay? Tamimi ka ngayon. Hindi ako tamimi. Pangalawang tanong. Saan? Ano palabas eh na kayo ang naglibing kay Pablo? That is wrong. That is wrong? Eh, kung mapatunayan ko. Bro, Ha? Sige. Sige. Ating i-search sa Google, ano? Mas maganda na mag-search sa Google para ating makita. Kasi, kung wala tayong Google na ma-presenta. Yan ang problema pag hindi sula scriptura. Kasi pag nagsisinungaling. Bro. Wait lang, sabi niya, problema daw. Oh. Bro, sabi niya, yan ang problema pag hindi sula scriptura. Pero sinabi niya kaganina, nabasa niya sa history, si Pablo pinugutan ng ulo. Oh, kung naniwala ka pala sa hindi Biblia. Oh, hindi namin ini-emphasize sa inyo yan, pero... Bro! Ikaw mo nagsigaw na ako rito eh. Kapatid ni Jando. Ala. Saan ililibing yan ang tanong niya? Eh sa amin hindi naman importante yan eh. Yan ang subject namin dati sa seminaryo ng Baptist. Na si Pablo napugutan ng ulo ni Nero. Saan siya nililibing? Saan sa Bible 'yon? Saan sa Bible na pinugutan siya ng ulo? Saan sa history books?
kaya nga, maniwala pala kayo sa history at hindi pala kayo Bible alone. Ang patay, hindi importante yan sa amin. Sa Biblia, hindi importante. Hindi, sabi mo kasi bro, may problema sa mga hindi Bible alone. Naniwala ka sa history, so may problema ka. Kasi hindi ka na Bible alone pala ngayon. Sa spiritual na pinag-uusapan natin, para hindi maihigaw ang tao. Lumulusot ka na mga spiritual eh. Lumulusot ka na mga spiritual. Ang malino dyan, sabi mo, may problema ang mga hindi Bible alone. Pero kasasabi mo lang, nabasa mo sa history books, ibig sabihin, hindi ka Bible alone. Kasi ano ba ang alone? Nothing else. Wala ka nang dapat iba pang babasahin. Biblia lang. Pero sabi mo, nabasa mo sa history books at sa madaling salita, hindi ka Bible alone. Kasi what is alone? Nothing else. Wala ka nang dapat iba pang babasahin. Bible na lang. Nagbasa ka pa ng history, kaya palpak. Ito yan bro, ito yan bro. Kasi, ang tanong kasi ni Jando, saan? Itibing? Sige bro. Lipat ako na ibang tanong. Hindi importante ang patay eh. Tingnan mo ha. Tingnan, basahin ko bro, sa'yo. Bro, kung hindi importante ang patay, bro, wag kang magsinungaling sa amin bro ng harapan. Kasi kung hindi importante ang patay, kung hindi importante ang patay, dapat sana tinapon nyo na si Elisoriano. Kung namatay yun, hindi pala importante. Wag kang magsinungaling sa amin, hindi kami mga bobo dito bro. Kaya nyo nilibing si Soriano, inayos nyo ang kanyang libingan, isinaayos nyo ang kanyang himlayan kasi mahal nyo siya. Yan ha, isinaayos nyo. Rosario ang pinag-usapan natin ng punta sa... Bro, eto pa bro, sige, ating balikan yung Rosario, ating balikan yung Rosario ng yung ginamit mong Rosario kasi pag ikaw naiipit ka, bigla kang tumatalon. Eto bro, Tinanong mo kanina na nagturo ba si Kristo na magdasal ng Rosario? Sabi sa referensya ang ginagamit nyo, 1214 ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang Rosario. Tanong, sa taong 1214, nangangaral pa ba si Kristo sa lupa o hindi na? Oh, wala na, 400 years yan. Oh, 1214. Ngayon, 1214 bro, 1214, sabi mo, wala na, hindi siya nangangaral. Bakit mo tinatanong sa amin kung nangangaral ba si Kristo na magrosaryo kayo kung alam nyo naman pala na sa 1214 lang ipinahintulot ang rosaryo? Pakisagot. Eh ang gusto namin. Di bro. Bakit sagot mo para makita mo ba na ang tanong mo pilosopo kasi hindi mo matanggap ng tanong pilosopo eh. Hindi mo kasi matanggap eh na tanong pilosopo. Alam ng MCGI na sa 1214 lang ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang rosaryo. Alam ng MCGI 'yon. Ngayon, ang tanong mo sa amin, saan sa Biblia mababasa na inutos ni Kristo na magdasal kayo ng rosaryo? Then alam niyo na nagtuturo ng rosaryo. Then alam niyo yung 1214 lang pala ipinahintulot ang rosaryo. Tanong ko, sa 1214 nagtuturo pa ba si Kristo sa lupa? Sabi mo hindi na. Ang follow-up question, bakit mo kami tinatanong kung nagtuturo ba siya ng rosaryo sa lupa? Eh alam niyo naman na sa 1214 pa ipinahintulot ang rosaryo. Eh ganito kapatid na Jando. Ayaw nyo kasing aminin na invento ng Catholic Church yan. Bro, teka, bro, hindi invento, bro. Bro, hindi invento. Oh, sige, kung talagang invento. Marami kayong... Kung talagang invento. Bro, kung talagang invento, bro. Saan sa Biblia mo nabasa ang misa pasalamat? Pag wala kang nabasa ngayon, invento nyo rin yan. Basahan mo ko sa Biblia na merong misa pasalamat kasi ginagawa ninyo ang misa pasalamat. Aral nyo yan. Sige, basahan mo ko. Ano ang misa pasalamat? Pasalamat. Oh. O sige, kasi pasalamatan. Sige. Saan sa Biblia nagsagawa ang mga apostol ng pasalamatan? Nasa awit 100 yan eh. Apostol ang tanong ko. Ba't ka napunta sa awit? Wala pang apostol nun. Apostol ang tinatanong ko sa iyo. Oh, wala. Ikaw muna. Basta tagasunod ka. Hindi, ang tanong ko bro. Focus sa question. Bro, mag-focus ka sa question para makita mo ang mali ng tanong mo. Saan sa Biblia na ang mga apostol nagsagawa ng pasalamatan? Ikaw muna ha? Pag-isipan ko, nandito yan sa Biblia. Sige. Isa pa. Badalhando, mas madali. Kayo, mayroon kayong tinatawag programa na Bible, a Worldwide Bible Exposition.
Saan naman sa Bible na sinabi ni Kristo mag worldwide Bible exposition kayo? Saan sa Bible? Nasa Mateo yan. Ipangalan. O sige, anong talata sa Mateo? Worldwide Bible exposition. Anong talata? Sige, word for word na Bible exposition. Invento. O, ba't kayo naniniwala sa hindi po word for word? Invento. Kasi yan ang termino mo, invento eh. Invento nyo rin yun. O, eto, balikan. Hindi ko nag-iimbento. O, sige, balikan natin yung salitang gamit. Sinusunod namin ang utos ni Kristo na ipakalat sa buong mundo. Hindi, mali. Ang ipakalat, ang sabi ni Kristo, humayo kayo sa buong mundo at gawin nyo silang alagad ko. Humayo. Kayo hindi humahayo. Nakaharap na kayo sa computer, hindi kayo humahayo eh. Very effective nga eh. Ano very? Na kami saan? Nakarating na. Bro, hindi saan. Bro, hindi issue, bro, hindi issue kung very effective ba o hindi. We have kasi 'yan ang gamitin namin na kailangan effective ang pagtuturo. Bro, hindi yan ang tanong ko kung effective ba o hindi. Na, kahit sa Batika, hindi yan ang bro, na, hindi yan ang tanong, lumilihis ka eh. Hindi tanong kung effective ba o hindi. Ang tanong ko sa iyo ngayon, saan sa Biblia na ang ipahayo yung internet at hindi kayo? Alin kung buhay pa si Kristo, internet din ang gagamitin niya. Oh, ayan, invento na naman 'yan. Huwag kang mag-invento. O sige, balikan natin yung ano, yung pasalamatan. Ng rosaryo, gagamit pa kayo ng Sige bro, ating balikan yung pasalamatan bro para ang Catholic Church. Bro, ating balikan yung salita ba diyan do. Sige nga, brother, ikaw mahilig ka sa salitang imbento eh. Yun bang worldwide Bible exposition ninyo, imbento yun na word o hindi imbento? Ano talaga yan? Inano namin, nilagay namin yan para... Imbento ba yun? Yun ang tanong. Hindi yan invento. Kung hindi invento, ano yan? Saan sa Biblia yan? Inunod namin. Huwag muna yung nasaan sa Biblia, Padre Jando. Ito muna. Yung invento muna. Kung hindi invento ang worldwide Bible exhibition, ano ang tawag mo dyan? Pangangaral. Salita na. Ayan nga, hindi yung salita ba? Yung salita na worldwide Bible, yung salita bro... Bro Ray, wag natin pairalin natin kamangmangan, no? Matatanda na tayo. Yung salitang worldwide Bible exposition. Kasi sabi mo, hindi imbinto yan. So ano ang tawag mo dyan? Yung salita na yan, ano ang tawag mo? Ginawa ba ng NCGI yan o hindi? Ginawa namin yan. O ano ang tawag sa ginawa yan? Imbinto yan o hindi? Ang ibig sabihin yan, worldwide Bible to expose... Imbinto ba yan? Hindi. Sabi mo na, inamin mo na ginawa eh. Yung ginawa, inimbinto niya ba yung salita na yun? O meron kayong ginawa na... Imbinto din pala kayo! Sa turo na... Nag-imbinto. Bro! Nag-imbinto din pala kayo! Wag kang magsabi na hindi yung rosaryo kung kayo din pala nag-imbinto! Sige, ito pa. Wait lang muna. Bro, Resinina, nawala tayo sa ano ko, sa tanong ko. Na bigyan mo ako ng talata bro ng ang mga apostol nagsagawa ng pasalamatan. Bigyan mo ako talata. Pag wala ka may bigay talata ngayon at kailangan mong tanggapin na yun ay imbento nyo rin. Bigyan mo ako ng talata bro. Tapos may follow up pa ako diyan yung sola scriptura naman. Sige, bro, Resinina, pakibigyan mo ng talata ang apostol nagsagawa ng pasalamatan. Bro, para mabigyan ng pagkakataon kayo makasamahan mo, baka naman pwede natin bigyan ng ano ng si Bro Wendell. Wait lang muna, brother. Yun nga alam ko kasi pagkatapos dito, pag nagawa na niya, bigyan ko ng ano si yung mga kasama natin kasi para walang sapawan. Kasi hindi kasi matatapos ang issue hanggat ano eh. Ang sasapawan. Sige, brother Resinina, pakibigyan mo ngayon talata na ang mga apostol ay nagsagawa ng pasalamatan sa isang lugar. Kumpleto sila ha, kumpleto sila. Isang lugar nagsagawa ng pasalamatan. Wala akong mabasa niyan. Walang mabasa. So, dahil walang mabasa, bro. Bro, wait lang nga. Bro, dahil wala kang mabasa na ginawa nila 'yan pero ginagawa ninyo, inaamin mo na ngayon na imbento nyo 'yan. Kung hindi imbento, bro, bigyan mo ko ng talata ginawa 'yan ng mga apostol. Sinusunod lang namin ang ano ni Kristo, ang utos ni Pablo na magpasalamat. Hindi yan magpasalamat, okay lang pasalamat. Yung nagkakaisa kayo sa isang lugar at nagsasagawa ng pasalamatan, 'yon ang tinutukoy ko. Yung magpasalamat, pwede mo yang gawin kahit kanino eh, kahit sa ang ano, kahit anong oras, kahit sa ang lugar. Pero yung nagkakaisa kayo sa isang lugar, gaya ng ginagawa ninyo. Nasa isang lugar kayo, yung nasa Makati,
bumabiyahe, pupunta doon sa kung saan kayo nagtitipon. Yung ginagawa niya ba? Sa apalit. O, sa apalit. Pupunta mo ng apalit. Bigyan mo ko talata, ginawa ng mga apostol. Kasama-sama talagang mga Kristiyano. Nasaan? Di. Nasaan bro? Talata. Kung wala kang talata, invento nyo yan. Wala sa talata yan. Oh, i-invento nyo nga. Ang sinusunod namin, magpasalamat. Sinusunod namin bro, turo ni Pablo. Invento nyo nga bro. Inamin mo na, invento nyo. Sige, doon tayo kay Brother Wendell. Baka may tanong si Brother Wendell. Brother Wendell. Okay, dito lang ako magtanong ni Bro Ray sa salitang invento. So, dahil sola scriptura, yan. Bro Ray, di pwede mag-invento talaga. Bro Ray? Yes. So, ano, mahina dahil, po dating nyo, kapatid, mahina po. Dahil sola scriptura, Bible alone, so ibig sabihin, di pwedeng mag-invento ng aral. Tama. Ang main doctrine is talaga, hindi dapat ini-invento niyan. Hindi dapat ini-invento. Okay. Sa main doctrines, hindi dapat ini-imbinto. Tanong, sino ang nag-imbinto sa sola scriptura? That is a Latin word, sola scriptura. Yes. Latin sa Catholic Church nga namin natutunan niya tayo, sola scriptura. Kung wala kami, huwag mo kami magbinta nga, wala kami sola scriptura. Ang tanong ko, malinaw, sino ang nag-imbinto, di ko tinanong kung saan yun na natutunan yan, sino ang nag-imbinto sa aral ng doctrines ninyo yan, sola scriptura? Napakinggan ko yan sa inyo, sola scriptura. Wala nga kaming sola scriptura bro, huwag ka mag-ano dyan, magbintang ng kasinungalingan, nagkakasala ka niyan eh. Narinig ko ba nga yan kay, ano, kay... Wala kaming turo na sola scriptura, hindi nga kami Bible alone eh. Kay Mr. Gitgano eh. Na hindi. Nag-sermon siya about sola scriptura. Ang sabi ni Brother Darwin Gitgano, ang Biblia, hindi yan ang haligit-saligan ng katotohanan. Yun ang sinabi ni Brother Gitgano. Eh, wag mong ilihis, wag mong baluktutin. Sagutin mo ang tanong ni Brother Wendell. Sige, palitan ko na lang sa sola scriptura, English. Gawin natin English. Sige. Sino ang nagturo sa doktrina ng Bible alone? Biblia, ang Diyos. Basahin natin sa Isaiah. Okay. Saliksikin ninyo, hindi nga ang kakailangan. Ayan, Brother Wendell, pagbigyan mo ko dyan, Brother Wendell. Okay. Sige. Bro, naniniwala ka ba bro na ang Isaiah 34:16 ay tumutukoy yan sa Biblia? Tinatanggap mo ba yan? Yan yan, saliksikin ninyong aking kasulatan. Bro, naninindigan ka ba dyan bro? Na yan ay Biblia, tumutukoy dyan. Naninindigan ka ba? Sabi ng Diyos eh. Sige. Kasulatan. Kung babasahin natin bro at hindi pala yan tumutukoy sa Biblia kundi sa mga hype, ano minung mali yung unawa nyo? Hindi, sige, basahin mo. Sige, ating basahin. Isaiah 34, ating simulan sa 14, ha? 7, para malinaw. Contextual tayo dito, bro. Ito yung talagang pag-aaral. 34, ating simulan sa, 7. Ating simulan sa, 7, ito. Sabi ganito, tingnan mo, ha? Sundin mo itong binabasa ko, ha? Papatayin din na parang mga toro ang kanilang mga makapangyarihang mamamayan. Ang kanilang lupain ay mapupuno ng dugo at taba. Sapagkat ang Panginoon ay may itinakdang araw upang magigante sa kanyang mga kaaway para tulungan ng Zion. Ang mga sapa at ang lupa sa Edom, ito ay tumutukoy sa lupain ng Edom. Ito ay tumutukoy sa lupain ng Idumea. At ang mga sapa at ang lupa sa Edom ay masisira. Ang buong bansa ay masusunog at hindi na mapapakinabangan. At hindi ito mapapatay araw at gabi. Ang usok nito'y papailan lang magpakailanman. Wala nang titira o dadaan man lang sa Edom kahit kailan. So ang main subject dito yung Edomeya. Wala nang dadaan doon. 11. Magiging tirahan ito ng mga kwago at mga uwak. Nasa plano na ng Panginoon na ipadana sa lupaing ito. Anong lupaing yan? Lupain ng Idumea. Ang kaguluhan at kapahamakan. At tatawagin itong walang kwentang kaharian. Ano yung walang kwentang kaharian? Yung Idumea. Mawawala ang lahat ng pinuno nito.
tutubo ang matitinig na mga halamanan sa mga napapaderang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ang mga kwago at mga asong gubat. O, yung mga wild dogs, yung mga kwago, maninirahan sa Idumea. Magsasama-sama roon ang mga asong gubat, kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon. At ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta roon para magpahinga. Saan? Sa Idumea. 15. Ang mga kwago ay magpupuga doon, mangingitlog, mamimisa, at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon doon. 16 na tayo. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. Ano daw ang hindi mawawala ng pares? Hayop. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yun. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. So yung hindi mawawala ng pares, yung mga hayop, hindi Biblia. Tuloy. Sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Sinong titipunin? Yung mga hayop, hindi ang Biblia. 17. Siya ang magbibigay sa mga hayop ng lupa na kanilang titirhan. Mapapasa kanila ito magpakailanman at doon sila titira magpakailanman. Ang tanong bro, itong aklat ng Panginoon na tinutukoy dito, naniniwala ka bang Biblia yan? Saglit lang ha, saliksikin ko rito sa Greek, sa ano, sa translation ha. Gage! 34:16. Simulan mo sa 7 bro, para makita mo ang konteksto. Merong ano rito eh, meron akong ano rito eh, Hebrew. So, the book of the Lord is properly writing document, implication, a book, evidence, palagay. Lord, tinan natin, from the self-existence or eternal Jewish national name of God, Jehovah, the Lord. So that is the book of the Lord, the book of the Lord. Ano nga, ikaw ba naninindigan na itong aklat ng Panginoon dito, Biblia ito? Biblia yan. Biblia. Kung mabasa ko na hindi yan Biblia, kundi Book of Living Creature, aminin yung mali ka. Sige. Sige, basahin ko lang sa English, ano? Kaya, Tagalog yan eh. Englishin ko lang. Search in the Lord's Book of Living Creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing and not one will be without its mate. The Lord has commanded it to be so. He himself will bring them together. It is the Lord who will divide the land among them and give each of them a share. They will live in the land age after age and it will belong to them forever. Tanong bro, yung Lord's Book of Living Creature, Biblia ba yan? Yeah, naintindihan ko. Pakisagot bro. Yung Lord's Book of Living Creature, Biblia ba yan? Yes or no? The Lord's Book of the Living Creatures, that is the Book of God, that is the Book of God, Biblia. Yan nga, tanongin kita bro. Itong Lord's, sabi dito, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature, walang isa man sa mga hayop na ito ang mawawala doon sa Idumea. Yun ang konteksto eh. Ang lupa ng Idumea, mawawalan ng tao, ang papalit doon, mga hayop ang maninirahan doon. Kaya sinabi dito, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature, walang isa man sa mga hayop na ito ang mawawalan ng kanyang kapares. Ano bro? Tinatanggap ka po bro, hayop pala titukoy dito, hindi pala ito Biblia. Biblia yan. Ano Biblia? Ano yung hayop? Oh, hayop. Ano Biblia? Sige, saan talaga sa Biblia na ang hayop hindi mawawalan ng pares? Dito nga sa... Sagutin mo bro, sagutin tanong bro. Saan sa Biblia bro na ang hayop hindi mawawalan ng kanyang pares? Teka muna ha. Hindi na mawawalan ng pares. Yan ang binasa mo, hindi na mawawalan ng pares. Eh,
Ito yung sinabi ni ano, sabi ni Isaias, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature. Huwag mo na sa kanyang sinulat. Sa Biblia na Lord's Book of Living Creature, sabi mo kasi Biblia 'yan eh. Sige, bigyan mo ako. Sa ang talatas Biblia maliban sa Isaias 34:16 na Biblia ang tinutukoy doon na hindi mawawalan ng pari sa mga hayop. Wala diyan sa New Testament, ha? No. Wala 'yan sa New Testament. Oh. Sige, basahin mo ko sa kahit saan sa Old Testament, basahin mo ko na ang mga hayop hindi mawawalan ng kanyang kapares. Bigyan mo ko, wag itong Isaias 34 kay Isaias 'yan eh. Sabi niya, basahin niyo. Eh di basahin mo doon kasi kumuha siya ng reference doon. O sige, saan talata ng Old Testament 'yan na ano, ang mga hayop hindi mawawalan ng kanyang pares maliban ito sa sulat ni Isaias? Balikan ko to, ha? Hmm. O, tinan mo, ha? Maski sa dating Biblia. Ang dating Biblia tayo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Tanong, bro. Ano yung hindi magkukulang? Biblia o hayop? Biblia. Biblia. Balikan natin sa ano? Sa ang salita ng Diyos. Sabi dito, tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. Ba't hayop dito? Yan tinutukoy. Prophecy yan eh. Prophecy yan. Anong prophecy? Yung Idumea. Idumea, titirha ng Biblia. Prophecy yan. Bigyan mo ko ng magandang reasoning. Ang lupain ng Idumea mawawala ng tao. Ang maninirahan doon, mga kwago, mga asong gubat, mga hayop ang maninirahan doon. Sabi ng verse 16, basahin mo sa aklat ng Panginoon, walang isa man sa mga ito. Anong ito? Yung mga hayop na pupunta sa Idumea, ang mawawalan ng kanyang kapares. Bigyan mo ko ng logical reason na ang maninirahan sa Idumea ay Biblia at hindi hayop. Ang sabi dyan, saliksikin nyo ang aking hindi, sabi. Hindi, bro. Walang nagkukulang. Tingnan mo, ay hindi ang hindi yung aklat ang magkukulang, ang hayop ang magkukulang. Hindi magkukulang ang tingnan mo, ha? Tingnan mo, balikan natin, tingnan mo. Ito yung nakita kong diferensya sa ang dating daan. Naka-focus lang sa isang version, pag binasa mo ng ibang version, giba ng argumento nila. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at pasahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na ito. Balikan natin yung versikulo 13. Tutubo ang matitinik na mga halaman sa mga mapapaderang lungsod na matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ang mga kwago, ang mga asong gubat. Oh, magsasama-sama roon ang mga asong gubat kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon at ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta doon para magpahinga. Ang mga kwago ay magpupugad doon. Saan? Sa Idumea. Mangingitlog, mamimisa at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares. Oh. Ang mga uwak ay pares-pares. Biblia ba yung uwak? Biblia yung uwak, bro? Hindi. Iba yan. Karugtong to eh. Oh, tingnan mo ha. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon doon. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sino hindi mawala ng kapares? Biblia o hayop? Hayop. Hayop pala. So yung sa ano, ang dating Biblia, hayop pala ito. Tingnan mo ha, tingnan mo. Binasaan lang kala ng ibang translation, giba ng argumento mo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa man sa mga ito ay hindi magkukulang. Sabi mo, yan ay Biblia, hindi magkukulang. Tuloy ko lang basa. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama. Biblia ba yan? Biblia yan. Biblia. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Sinong pinisan? Biblia o hayop? Biblia. 17. At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila
sa amamagitan ng pising panukat. Sino ang binahagian? Ang Biblia o ang hayop? Kumuna, kanyang pinag... Tinuloy ko lang sa verse 17 ha, para ma-contextual tayo dito, para makita kung sino talaga ang may tamang unawa. Ang MCGI ba ang Katoliko? At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sino tong kanila? Biblia to o hayop? Oh, tinan mo. Ang dating Biblia yung binabasa ko, ha? At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sino ang binahaginan? Sino yung kanila dyan? Hayop ba yan o Biblia? Hayop yan. Hayop? Hindi pala Biblia. O ngayon, tuloy pa natin. Karugtong to, ha? Contextual to. Kanilang aariin magpakailanman at sa salit-saling lahi ay tatahan sila doon. Sinong tatahan, Biblia o hayop? Hayop. Oh, ba't mo sinabi kanina ang hindi mawawalan ng pares, Biblia? Yung sinabi, hindi nangangailangan ng kakampi, hindi nangangailangan ng katulong. Ayun na nga. So that is the word of God. Hindi kailangan ng anong word of God. Bro, tingnan mo ha, tingnan yung unawa ninyo ha, baluktot. Tingnan nyo ha, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito. Ano yung binasa natin sa mula sa 7 hanggang 15? Mga hayop yun o Biblia? Aklat ng Panginoon ang binabanggit. Hindi, hindi. Aklat ng Panginoon, that is not an animal or a bird. Bro. Kapisik na yan eh, sa Edom. Bro, ang nanirahan ba sa Edom, Biblia? Wala, hindi. Mga hayop. Ang mga hayop. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ano yung hindi magkukulang? Ang Biblia o ang hayop? Ang Biblia ang hindi nagkukulang. Tahon ako. Sige, patunayan mo na hindi ang Biblia hindi nagkukulang, ha? Ah. Bro, nagpabalik-balik na kayo dyan, Brother Jando. May itanong daw muna si Brother Angel at si Brother Angel naman, Brother Jando. Para, sige. Para dito, maibigyan naman natin at least dito na napatunayan natin dito na contextually, binaluktot nilang verse 16. Kasi yung tinutukoy rin doon na hindi mawalan ng pares yung mga hayop. Hindi sila mawawalan ng pares. Kaya nga tatahan sila doon. Bakit? Mga hayop yun. Hindi Biblia yun. Ano ba to? Sige, Brother Angel. That is not the right interpretation. Kayo yung nasa... We will read again from King James Version. Okay. Kahit sa King James Version. Kahit sa King James Version, basahin yan. Read. No one of these shall fail. None shall want her mate for my mouth. It hath commanded and his spirit it hath gathered. Galing sa sinong ginadard ng Panginoon sa Edomeya, Biblia o hayop? Hayop. Ah, hayop pala, hindi pala Biblia. Yun, na-booking ka na. Oh. Sino ang saan ginagamit yung term na mate o kasama? Term na mate. Halimbawa, classmate, schoolmate. Saan ginagamit yung term na mate? Sa tao o sa hayop? O sa tao o sa libro? Yung term na mate? Sa hayop. Sa living things o non-living things? Living things. Sa living things. Yung Biblia ba living things? Non-living thing. That's, ang power niyan is living. But the book is non-living thing. Inam mo, ikaw, yung ano mo, urong sulong. Sige, bigyan ko na lang kay Brother Angel kasi dito, kitang-kita dito, mali ang unawa nyo sa verse 16. Kasi mula pa sa verse 1, kahit basahin mo yan, mula verse 1 hanggang 17, mga hayop ang tinutukoy dyan. Ba't biglang 16, lumiko sa Biblia? Ano ba naman to? you're taking it out of context. Bigyan kay Brother Angel. Brother Angel, ikaw naman. Brother Angel. Nakatulog si kanina din na okay lang ako si bro Wendell yata hindi pa tapos kanina na nasingitan lang. Oh, na ano ko si Brother Wendell kanina kasi ginamit niya yung 3416 kaya nagano ako nga pwede ko bang iano yung 3416. Si Brother Wendell, tuloy mo Brother Wendell. Yan kapatid na Rhea, nakita niyo na po at yung panahon na yun Kuya Rhea, wala namang Biblia sa Isaias ang sinasabi diyan, hindi pa Biblia po, no. At saka wala pang revelation yan.
wala lahat 'yon. So ang pag-aano po ng Biblia, kapatid, tingnan mo yung time, no? Yung time frame niya, yung chronological order ang tinatawag. So out of context po si Bro Eli kasi hindi naman yung nag-aral talaga na para maintindihan niya yung Biblia, no? So intindihin po natin mabuti, ha. Huwag kang basta-basta paliligaw sa mga ano, nagbasa lang. Out of context kasi wala pang that yung po wala pang New Testament niyan, eh. Bukas kasi, I'll be there sa lokal, eh, mga 8 o'clock. Kung may makita akong worker, magtatanong ako kung anong gagawin. Anong ang simulan nyo ng, advice ko bro, simulan mo ng basa from verse 1 o verse 7 down to verse 17 para makita ang context na hayop ang tinutukoy dyan na maninirahan sa lupain ng Idumea. Ang problema rito bro, ang kakausapin niya, co-worker, ganun din yan, eh. Ganun, the same pa rin, eh. Pagsabihan lang ako noon. Kaya nga po. So, at saka, walang nagturo kasi kay ano, ang pag-aaral ng Biblia, tingnan mo yung ano niya, yung time nung sinabi niya yon, para kanino, para saan, at anong dahilan. Kasi hindi basta ba nakabasa ka, Biblia na yan. Wala po siya. Okay. Sige po, bro Wendell, para lang matapos. Bro Wendell, ikaw naman, bro Wendell. Okay, sige. Baka nakaka-isturbo na ako, Vlad Jando, ha? Na baka nakaka-isturbo na ako. Wala, eh. Hindi. Talagang sinadya namin ito na pag pumasok ka, yung testimony night, postpone muna namin sa next Sunday. Kasi minsan lang tupasukan kami ng MCGIA eh, kasi MCM nagbabawal sa amin yan. Ako nga lang naglakas. Kasi ang MC, hindi lang ikaw bro, nandiyan pa si Larry Silva. Dalawa kayo. At saka diyan mo makikita, kapatid, na kapatid na rin na ang aral niyo mali. Kasi ba't kayo pinagbabawalan? Ang sabi sa Bible, know the truth, seek the truth. Dahil that truth will set you free. Ba't kayo pagbabawalan? At saka ganito bro. Kasi unang ano kasi, ang turo ni Brad Eli, tapos na yung era ng pakikipagdibati. Ang ano namin yan? Ano, tapos ng era. Hindi yan tapos ng era. Kayo punto por punto, ngayon lang kayo nag-ano. Tapos na pala, bro. Kapansin nga namin, ng kayong mga Katoliko, active na kayo ngayon, hindi nyo na pinapabayaan mga member nyo. Bro, siyempre. Bro, dumadami kasi kayo eh. Bro, kung tapos na. Dami nyo na. Bro, kung tapos na ang era ng diba, pag-debate ng MCGI, bakit sa online, social media, ang dami pa rin MCGI nakikipag-debate? Oh, at saka ito, pasinin nyo ha. Sa kanila, kapag sila ay sumali daw sa ibang programa, ang tawag daw doon, pangangalo niya sa pananampalataya. Eh, bakit ang Katoliko iniimbitahan niyo sa inyong programa? Eh, ginagawa niyo kami ng ano, kasalanan doon. Kasi inyo kasi, pangangalo niya sa pananampalataya yun. Hindi mo na kayo, Brother Wendell, Brother Jando. Brother Wendell! Andiyan po, Brother Wendell? Okay. Okay, go ahead, Brother Wendell. Okay, ito lang, Bro Ray, no? Dahil, sabi mo, yung Isaiah 34 size ay Biblia. 16. Ah, 16. Oh. Isaiah 34:16. Biblia. Biblia daw. Oh. 'Yon ang interpretasyon mo dahil sabi mo mali ang interpretasyon namin. Kaya tatanungin kita. Kung Biblia ito batay sa interpretasyon niyo, anong version ng Biblia? Dahil sagot, bro. King James Version. King James Version daw kung nabarawin din. Ah, King James Version. Okay. Sunod na tanong. Alam mo ba kung kailan lumabas ang King James Version? Anong taon? 1611. Nang naisulat ang Isaiah Kapitulo 34, Versikulo 16, ito ba'y sa 1611 na? Mawala mo. Ha? Wala pa daw, Brother Wendell. Hindi pa daw. Paano babasahin? So bakit sinabi mo na King James Version Bible na ito na sabi mo ngayon hindi pa 1611 ang Isaiah 34:16? Paano babasahin? Brother Wendell, paano babasahin ng aklat ng Panginoon na King James Version? Wala ba naman pala? Hindi nyo pala alam yung pag-translate ng the Bible from the original tongue to the English word? Ang tanong ko, napakalinaw yun, Amore, no? Sabi mo,
1611 ang King James Version. Ah, so, yung translation na yan, ang version na yan, that is on 1611. No? 1611, ah. Yes. At sabi mo, ang Isaiah 34:16, King James Version na yon. Ah. Ang ginagamit ko ngayon, itong bagong Biblia, ang binabasa ko. Ay, hindi yan, bro. Ang tanong ni Wendell kanina, bro, anong version ang aklat ng Panginoon dyan? Anong version yan? Sagot mo, King James Version. Ang ginagamit ko King James Version. Hindi, yung binasa mo sa Isaiah ba? Basahin mo sa aklat ng Panginoon. Magaling yan sa dating Biblia, yung Tagalog. Hindi. Bro, si Propeta Isaiah nagsulat na basahin mo. Yung sinabihan niya na basahin mo, saan siya magbabasa? Anong version ng Biblia yon? King James Version nga. Eh, namimiluso po ka na yan. Hindi, bro. Ikaw yung sumasagot eh. Ikaw yung sumasagot. Hindi namimiluso po yan. Kaya nga kayo out of context eh. O sige, bigyan ka ng pagkakataon. Ano, sige. So hindi King James Version niya kasi sabi mo hindi pa 1611. O sige, anong version ng Biblia ang pinapabasa ng panahon ni Isaiah? Anong version ng Biblia yan? Baradyan doon, hayaan mo kaya muna si Brother Wendell magtanong ng Baradyan doon. Sumagot siya, follow up na. The Old Testament is from the Hebrew word, no? Ang the New Testament is from Greek. Ayan. So yung pag tinanong niya, walang version niya. That is Hebrew, original. Brother Wendell, yan daw ay Hebrew. So Hebrew, at wala, malinaw na sinabi mo ngayon na wala pang version. So ulitin ko, bro, kapatid, ha? Sabi mo kanina, Isaiah 34:16, King James Version na ito. Pero ngayon, sinabi mo naman, wala pang version. Alin ang totoo? King James Version na? O ngayon, hindi pa pala King James Version yon? Hindi pa King James Version yan, eh yung panahon ni Isaiah. Ngayon, yung binasa natin, King James Version na ang binabasa ko. Hindi ko naman alam yung Hebrew eh. Ibig sabihin Hebrew daw. Sa Tagalog binabasa ko from ano, dating daan Biblia. Dating Biblia pa lang, hindi dating daan. Dating daan Biblia. I'm sorry. Correction please. Ibig sabihin kapatid, yung sagot mo kanina na ang Isaiah 34:16 King James Version, mali 'yon. Kayo ang nagpapamali. Kasi ang ano niya na sa isip natin, that is from the Hebrew word. Tin-translate lang yan to the King James Version. Okay, dahil batay sa deliberation mo kanina, bawal talaga mag-imbento dahil sola scriptura. Ang tanong, sino ang nagtawag sa Bible na King James Version? Well, that is the ano, yung translation niya ng England, si King James. Mga scholar ni King James. So, ibig sabihin, maniniwala pala kayo sa scholars ni King James, hindi lang kayo Bible alone. Yung diwa ng Biblia, yun ang pinaniniwalaan namin. Hindi si King James yung mga transano. Kumukuha kami ng iba-ibang translations, iba-ibang versions, just to compete. Okay. So, batay sa King James Version na kinukuha ninyo, saan mabasa natin ang salitang Bible alone? Di po ba litra po litra kayo? Bible alone. Saan mabasa na talata? Dito sa 2 Timothy, all scriptures are inspired by God. Yung palang sinabi na ni Pablo, that is Bible alone na eh. Hindi naman nagsabi si Pablo na prayer book, the catechism is inspired by God. It is the Bible, the scripture. Ang tanong ko, saan mabasa ang salitang Bible alone? Hindi ko tinanong kung scripture inspired by God ba. Wala kang mabasa ang Bible alone. Ang salita lang na Bible alone na official niyong aral. Saan natin yan mabasa? Dahil ayaw niyo ibig sabihin ng Bible alone, ginagamit namin sa aming pananampalataya. Kung hindi makita sa Biblia, hindi mabasa, hindi namin pinaniniwalaan. Sundin kita. Saan mabasa sa Biblia pag hindi makita, hindi paniniwalaan? Hindi makita. Marami. Maraming hindi makita na hindi pinaniniwalaan. Isa lang na talata. Okay, sige. Saan mabasa sa Biblia
na yung NCGI ay gagawa ng logo na ginagamit niyo ngayon? Ang logo required by SEC yan sa amin. Sinusunod Biblia. Na namin ang batas ng sa Biblia na gumawa kami ng logo. Bro, ang tanong bro sa Biblia para makita ba kung imbento o hindi, kasi kung wala sa Biblia, imbento. Ganyan ka mag-isip, 'di ba? Kung wala sa Biblia, imbento. Kaya kailangan pag tinanong ka, labas ka ng Biblia, ng talata, para mapatunoyan hindi imbento. Hindi kasi pananampalataya yan. Hindi yan pananampalataya, that is shallow lang yan eh, mababaw lang yan eh. Ang tinatanong ko nga, kung sa Biblia nasusulat ba kung si Kristo nagtuturo ng rosaryo? Yun ang tinatanong ko. Bro, bakit? Bro, andyan ka na naman bro. Nagbalik ka na naman dyan. Inamin mo na kanina kasi may referensya. Bro, akong bumalik dyan kasi bro, totoo yung sinasabi. Bro, bakit mo tinatanong yan, bro? Gayong alam mo naman na tinuturo ninyo na 12:14 pa ipinahintulot ang rosaryo. Bro, Jando, mas mabuti siguro na bigyan natin pagkakataon yung one in one na lang o one on one na lang o gusto niya rosaryo ba? Yung dialogue form. Ano, sige, para, ito. Papayag ka, Brother Ray Sinina. I-schedule yun, Brother Jando. Papayag ka, Brother Ray Sinina. Mag one on one kayo ni Brother Wendell. Anong topic ang gusto mo? Talaga yan. One on one. Kayo lang dalawa. Walang ibang magkikialo. Brother Ray, papayag ka ba? Kayo lang dalawa ni Brother Wendell. Paki-unmute, bro. Huwag kang mag-mute, bro. Sorry. Papayag ka ba na mag-escape? Ito, hindi nyo kasi narinig kanina eh. Hindi ako papayag one-on-one. Kasi pag nagpaalam ako niyan, baka matiwalag pa ako. Sabihin mo na lang bro, sa amin. Bro, dito lang, bro. Para hindi ka maano, bro. Dito lang naman sa punto por punto. Hindi ba 'yan daw wala nating anuin yung ano kasi ano nila 'yan, wag na nating okay, ipilit 'yan. Wag na kasi hindi nga pwede kasi mabaka matiwalag siya. Respeto natin 'yung ano niya. Yan lang ang tanong ko, ibigay na sa mga kasama. Brother Angel, ikaw mayroon kang tanong ba? Ako ba 'yan, wait lang, ako muna, isa lang. Kasi alas 10 na, nakaumuulan pa. Isa lang, Tatay Ray. Regarding lang diyan sa 'yung ano mga nababasa sa Bible, kung ano lang 'yung naisulat. Ito lang ba, Dere? Kasi dapat yun ang paniwalaan yung naisulat. So, tatay na lang tawag ko sa iyo, no? for respect lang. Ito, tay, sabi sa Juan 21:25, tay, na marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Ito bang ginawa ni Jesus dito, tay? Ano to mga to na hindi na naisusulat? Itinuro ba to o hindi? Eh, sinabi yan, kasi pag sinulat niya, hindi na maano, hindi na nga magkasya ang lahat ng aklat sa buong. Kaya nga hindi. Ang question dyan, kung itinuro ba yan? Yung mga ginawa niya dyan, itinuro, kasi kung isusulat, hindi kasya eh. Question dyan, kung itinuro ba yan? Itinuro yan, hindi lang niya maisulat. Ano yung mga yon? Kasi ano, hindi yan Catholic Church, hindi yan Catholic Church. hindi yan Catholic Church ba yan? Wait lang, hindi yan ang tanong. Kasi inamin mo na itinuro din yung mga ginawa ni Jesus eh. Kasi kung isusulat yon, hindi kakasya sa buong mundo. So hindi isinulat, no? Pero sabi mo itinuro. So ano yung mga katuruan na yun? Yung sinabi sa Biblia eh, na lahat ng ano, hindi niya isinulat na nagturo ni Kristo dahil hindi nga magkasya. Pero itinuro ba yun? Ay, itinuro. O ano yung mga katuruan na hindi na nakasulat? Wala na akong alam eh. Hindi na nga nakasulat eh. Brother John Ray, inaamin na kulang. Inaamin na kulang. Ano yan? Na rosaryo yan o movie. Hindi ko sinabing rosaryo yan. Hindi ko sinabing rosaryo. Inaamin na kulang. Huwag maggawa ng idea na hindi galing sa akin. Kasi... yan ang gusto mo palalabasin eh. Hindi kasi bro. Sinabi ko at Tatay Ray, kanina sa first pa lang na pagbungad mo about sa tanungan, binigyan na kita ng idea kung ba't kami naniniwala sa rosaryo, hindi dahil sa mabasa sa Bible. We believe praying the rosary because church, the church, itinuro yan ang simbahan na gawin ng mga Katoliko. Mayroon kaming church magisterium. Simple thing yan, tinuro. Kasi may commercial value kasi yan eh. Di, wait lang, Tatay Ray. Yes, Tatay Ray, saglit lang. Gusto ko lang linawin na ang paggamit ko sa 21:25, hindi, walang connection yan sa rosary.
Kasi nga, sinabi ko na sa iyo kaganina, ang pagrurosaryo ng Katoliko, hindi dahil sa mabasa sa Bible, kundi hindi inutos ng simbahan. Kasi nga, kung babalikan natin ang Matthew 18:18, sinabi ng Kristo sa simbahan, ano man ang ipahintulutin nyo, pahihintulutan yan sa langit. So, since kami mga Katoliko, may claim kami na kami ang tunay na simbahan, kaya kung ano man ang iutos ng simbahan sa aming mga Katoliko, gagawin namin yan tayo, mababasa man yan sa Bible o hindi. So, yan ang pinaka-basic principle, ba't kami nagrosaryo, hindi dahil sa mabasa sa Bible, kundi dahil inutos yun ng simbahan. Ngayon, itong John 21:25, pinatanong ko sa iyo to, kasi sinabi mo ko ganina, ang dapat paniwalaan, yun lamang nasusulat. Di ba sabi mo? Oo. Pero itong mga bagay na ginawa ni Jesus na hindi na naisulat, sabi mo, itinuro yan, tama? So ano yung mga itinuro na yun na hindi naisulat? Contradict na. Contradict na. O yan ang mahirap, tay, kapag Bible alon lang tayo, tay. Contradict na. Kasi kung Bible alon ka lang, ang daming ginawa ni Jesus na hindi isinulat, pero itinuro, sabi mo. Don't tell me na yung itinuro ni Jesus, hindi yung nakakaligtas sa atin. Nakakaligtas yun. Yung ibig sabihin, ang ibig mong sabihin, ang itinuturo na hindi nasulat about the Catholic Church, about the hindi, rosary. About sa katuruan ng Kristiyano, Katoliko man yung tayo, hindi. Katuruan ng Kristiyano, ang tinatanong, ginawa ni Jesus. Kapatid na Jando, that's why you don't want sola scriptura. Kasi pag nagtuturo kayo ng mali, pinagtatakpan nyo ng Diyos. Ah, sige, ito tayo, sige, isa kong tanong, sola scriptura ka naman, ito. Sa unang Korinto 11:2, tay, ito tanong ko sa iyo, tay. Oh. Kayo'y aking pinuri, ipinupuri. So, pinuri ni San Pablo ang mga taga-Korinto na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo. Itong turo na to, ano to, tay? Biblia o hindi? Ay, turo ni Pablo yan sa mga taga-Korinto. Kaya nga, ang tanong ko, tay, Biblia ba yan o hindi? Ay, Biblia yan. Nasulat sa Biblia. Oh, Biblia yan. Okay, babasahin ko sa King James Version. Sa King James ba yun? Wait lang ha, kung sa King James ba yun? Ordinance. Or sa NIV, NIV. Ito sa NIV, ang sabi dito sa NIV, tay, I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I pass them on to you. Traditions pala yun, tay, hindi Bible, tay eh. May tradition ba kayo, tay, o wala? Wala. Patay, wala sila tradition. Yung sinuturo ni Pablo, ang ibig sabihin niya, yung mga katuruan ng iglesia. Ano yan? Ay, tradition yan, tay. Tradition? Ano yung tradition? Yan. Hindi yan, kasi kung babalikan mo sa Greek yan, paradosis yan. Paradosis. Ang paradosis, tradition. Tradition. Ah. Oh. Paano mababaliwanag ngayon yan? Kaya nga, hindi dapat pwede, tay, Bible alone ka lang. Kasi sa John 21:25, sabi mo nga, itinuro yun eh, yung iginawa ni Jesus lahat, itinuro yun, totoo yun, itinuro according sa Acts 1:1. Eh, ano yung itinuro na yun? Eh, wala naman, hindi naman nakasulat, kasi kung isusulat yun, hindi magkasya sa buong mundo. Kaya nga, hindi talaga pwede ang Bible alone, tay. Kaya yung tanong mo about sa rosary, hindi mababasa sa Bible na nag-utos mag-rosaryo kayo, pero inutos yun ng simbahan. Church magisterium yun. Kasi nga sabi ni Kristo, ang nakikinig sa aking simbahan, that is an invention of the Catholic. Invention man yan, tay, o hindi, tay. Invention man yan, tay, o hindi, tay. Ito, malinaw, tay, ha. Invention man yan, o hindi, tay, basta inutos ng simbahan, tay, mayroon niyang pahintulot sa langit. Yan nga sinabi ni Kristo, Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot ninyo, ipahihintulot sa langit. Ano man ang hindi niyo ipahihintulot, hindi ipahihintulot sa langit. Hindi ako maniniwala dyan. Tatay Ray, wait lang. Tanong ko muna sa'yo, ipinahintulot ba ng Santa Iglesia Katolika ang pagrosaryo? Oo o hindi? Pinahintulot ninyo. Nabasa ko yan sa blog ni Brad. So mali ba yun, tay? Sabi sa Bible, tay, eh. Sabi sa Bible, ano man ang ipahihintulot ng Iglesia, ipahihintulot sa langit. Mali ba ang Iglesia doon o hindi? Ay, mali kayo. Hindi naman kayo. Paano nagkamali? O sige, kung hindi Katoliko, okay, tay, kung sa Biblia, tay, kung hindi Katoliko ang sinabihan sa Matthew 18, kung hindi Katoliko ang sinabihan sa Matthew 18, kung hindi Katoliko, anong simbahan? MCGI o hindi? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus yan. Kami claim namin, tay, tatay, claim namin na ang Iglesia ng Diyos Katoliko yan. Sabi ni San Pablo, tay, basahin ko sa iyo Bible, tay, ha? Greek Bible, babasahin ko sa iyo. Iglesia Katoliko yang ano, Iglesia Katoliko yang ano, yung iglesia na Diyos na iyan, tay. Iglesia ni ano yan, Katoliko yan, tay.
Acts 9:31 sa Greek Bible, tayo ito ang mababasa mo tayo. O, mababasahin ko sa iyo, ha? O, ito. Ito, Acts 9:31. Anong sinabi dyan sa Acts 9:31? Ito tayo. Himenon Ecclesia. Ayan o, anong Ecclesia yan? Catholic. Ayan o, Catholic. Catholic. Ecclesia Catholic yan. Biblical yan, tay. Ang Iglesia sa Diyos, sabi ni San Pablo, papakita ko ulit sa iyo. Ecclesia Catholic. Ano yung Ecclesia Catholic? Ayan o. Ecclesia, Ecclesia Catholic. Basahin ko rito sa translation ko, ha. Hindi ba? Yung Greek ba na Ecclesia Catholic? Yun tinatanong, Ecclesia Catholic. Ina-translate sa Greek. Greek yan, Ecclesia Catholic. Catholic, ano yan? Chapter 9. 9:31. Ayan, sabing Iglesia sa Diyos, tay. Anong verse yan, anak? Anong verse? 9:31, tay. Acts 9:31 sa Greek Bible. Basahin mo sa Bible Lab. Kung meron ka dyan, mabubuksan mo naman yan. Interlinear. O yan, ayan. Basahin mo sa interlinear. Sige, basahin mo. Pakinggan namin. Basahin mo. Sige, basahin mo tayo. Pakinggan namin. Yung interlinear, basahin mo, ha? Interlinear, ha? Hindi yung English, hindi yung English, yung interlinear niya. Yung transliteration ang basahin mo, transliteration. Labo na yung mata ko. Ah, palusot na, no? May hawak ako nito. Baba. May hawak. From a compound and derivative. Hindi yan ang tinatanong, bro. Ano man yung binabasa mo? Yung basahin mo yung interlinear, wag yung... Oh! Morphology. Morphology yung binabasa mo, hindi morphology. Yung mismong... text, yung context mismo, basahin mo, sige. Kung paano binabasa ba? Kung paano binabasa yung Greek? Yung morphology yung binabasa mo, eh. Morphology yun, hindi morphology yung mismong text. Transliteration. Acts 9:31. Pakibasa yung transliteration, tayo. Transliteration. Then, hindi English yan, bro. Bro, yung transliteration. Interlinear, sabi mo. Bro, ang basahin mo, yung transliteration. Halimbawa, Hemen on Ecclesia Catholic. Ano nakalagay sa iyo diyan? Nakalagay dito from a compound. Hindi English yan, bro. Ito morphology yung binabasa mo, tay. Morphology yan, hindi morphology ang pinag-uusapan dito. Ang sulat mismo ni St. Paul sa Acts 9:31 sa Greek at transliteration. Transliteration ang basahin mo. Ano bang transliteration, tay? Transliteration means Greek siya na nakasulat sa English. Kaya nababasa natin. Bakibasa yung transliteration, tayo. Yung transliteration, basahin mo. Oh. Bakit yung morphology? Nakalagay rito, churches. Hindi English yan, churches, tayo. Yung transliteration ba? Yung... Basahin ko. Amen on... Ano nakalagay dyan? That is... Hindi, tayo... Ikaw ba sinasadya? Ikaw, sinasadya mo talaga iligaw ang sarili mo ba? Wag mo iparamdam sa amin na sarili mo, nililigaw mo. So, basahin mo yung transliteration niya. Sa amin, nakalagay dito, Hemen on Ecclesia Catholic. Yung nakalagay sa amin. Sa'yo, ano nakalagay sa'yo? Iglesia. Hindi, yung word po ba? Basahin mo, Hemen on Ecclesia Catholic sa amin yon. Sa amin ito, ang nakalagay, Hemen on Ecclesia Catholic. Tes Judaias kay Galalias kay Samarias, Eken Eremen Oikodomine. Ano nakalagay sa'yo? Okay, basa. Wala na akong mabasa dyan. Hindi na marunong magbasa ng Greek. Sa kudyan sa 9:31, that is a church, iglesia. Anong iglesia, di ba? Universal yan? Iglesia. Universal. English, church throughout all. What is universal. Church throughout all, universal. Iglesia, universal. Sabi sabihin, katoliko yan, tayong, yung sinasabi mo na iglesia sa Diyos na binigyan ng karapatan na magpahintulot, ano man ang ipahintulot dito sa lupa, pahintulot sa langit. Katulik po yung tay, sabi niyan sa Acts 9:31, basahin mo sa Greek, interlinear, sabi mo interlinear, pero pagbasa mo, morphology ang binabasa mo. Ito, ito sinasabi dito. Yan. St. Paul was born... Was a Roman citizen. St. Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church
after his miraculous conversion on the road to Damascus. Tanong, tinatanggap mo ba yan o hindi? Ayan, tinatanggap ko yan. Tinatanggap ko yan. O, tinatanggap mo yan. Ngayon, saang Catholic Church inilibing si Apostol Pablo? Inilibing si Apostol, ay hindi ko na alam. Saang Catholic Church inilibing si Apostol Pablo? Kasi naniniwala ka na pala dito. So, ang follow-up question ngayon, saang Catholic Church inilibing si Apostol Pablo? At saka ba rin dyan do? Ako naman ba rin dyan do? Ayon sa history kasi, no? Pinapugutan ng ulo yan si Pablo. Sa Roma. O, baka sa Roma. Sa Roma siya nilibing. Sa Roma sa pinatay. Oh, kasi wala pang Catholic, wala pang Roman Catholic. Okay, sige, ganito tay, ganito tay. Tay, bago nagka tay, Tatay Ray. Sinapatay ang apostoles. Yes, sige, tay, ito tay. Tutulungan kita tay na madetermina na yung Catholic ko Romano. Tutulungan kita tay, ha. Sige. May question lang. Nagkaroon ng Roman Catholic. Ano ang Catholic Church? Okay, na tutulungan nga kita para maunawaan mo. Sige. Wait lang, Brother Angel, Ako muna, Brother Angel. Wait lang, saglit lang, please lang ha. Tutulungan natin ito si tatay para hindi siya maguluhan. Tay, sangayon ka ba tay na bago pa nagkaroon ng Kristiyano, ang simbahan na umiiral sa mundong ibabaw ay ang simbahan ng mga Hudyo. Tama ba tay? Mali? Mga Hudyo ang mga Hudyo. Si Kristo Hudyo. Okay, salamat. So magbabasa ako ng talata tay. Ito ang sabi sa talata. Nga, kaya nga sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa bansang nakabungas. Ang ayon ka dito tay, na yung kaharian na pinagmamayari ng Hudyo dati ay ibibigay sa isang bansang nakakabungas. Ang ayon ka dito tay o hindi? Ang ayon ako. Okay, anong bansa yan tay? Roma o hindi? Ayan. Ang bansa na sinasabi dyan, Iglesia. Hindi. Okay, hindi. Ipapaunawa ko sa iyo, nasa Roma yan. Kasi sa Gawa 23:11, inutusan ni Kristo si Pablo tay, sabi dito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patutuhanan mo rin gayon saan tay, sa Roma o sa hindi tay? Sa Roma, yan nakalagay dyan sa Biblia. O ano, saan hinilipat yung kaharian ng Diyos, sa Roma, hindi? Sa Roma. Oh, so, Catholic, Roman, Catholic. Hindi. Ay, problema diyan. Ay, hindi matanggap. Bro, Brother John Ray, pag nararamdaman ni Ray Sinina na naiipit siya, biglang lumilihis. Ito ay lalabas ko yung kanilang referensya ginagamit sa ating aklat. Teka muna. Tay, hindi history yung binabasa natin, tay. Bible 'yun. Tandaan mo, hindi ka na naniniwala sa history, Bible alon ka lang. Tinulungan na kita na malocate mo. Tatay Ray, makinig ka muna, Tatay Ray. Tinulungan na kita na malocate mo na yung Katoliko ay Romano talaga gamit ang Bible. Tinutulungan na kita. Ngayon, bumabalik ka sa history kasi sabi mo, ang sabi sa history, eh, hindi ka na naniniwala sa history kasi Bible alon ka lang eh. Kaya nga tinutulungan pero kita. Pero ang tanong niya, bakit daw nilagyan ng Roman? O, di kukunin ko yung kanilang kinukuha sa ating libro na... Bakit nagkaroon ng Roma? Ayan na nga, ito yung natin, babasahin ko na. Hindi tay. Nagkaroon ng Roma kasi doon inutos ni Kristo. Balikan natin. Hindi tatay. Tatay Ray. Ayaw nila sa inyo kasi ribulto kasi ayaw nila eh. Ayaw ka na naman sa ribulto. Huwag mo na yung ribulto tay. Mamaya na yung ribulto tay. Tatay Ray. Makinig ka muna, Tatay Ray. Tatay Ray, kaya ang nga naging Roman, Tatay Ray, kaya naging Roma kasi doon ipinalipat ni Kristo ang kanyang kaharian na pinangahawakan dati ng mga Hudyo. Sabi mo, sangayon ka na yung kaharian na yun ipinalipat sa ibang bansa. Kaya nga, binasa natin sa 23:11, anong bansa yung pinalipatan? Si Pablo inutusan ni Kristo. O basahin natin ulit ang 23:11, saan ipinalipat? At nang sumunod na gabi, ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, Pablo, sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang necessity tay, necessary, necessity, kailangang patutuhanan mo rin ngayon saan? Sa Roma tay o hindi sa Roma? Sa Roma. Oh, ayun na pala. Ano yung dinala tay? Ano yung dinala ni Pablo sa Roma? Ano yung dinala ni Pablo? Tay, makinig ka muna tay. Ano yung dinala ni Pablo sa Roma na simbahan tay? Katoliko o hindi? Magkaroon lang kayo na nilagyan nyo na ng Roma. No, tatay, tanong ko tay, ano yung dinala ni San Pablo
ano yung dinala ni San Pablo sa Roma na simbahan? Katoliko o hindi? Hindi, iglesia. Anong iglesia nga? Katoliko o hindi? Hindi, iglesia ng... Oh, babasahin ko sana. Babasahin natin sa Greek tayo ulit. Babasahin natin sa Greek ulit. Basahin natin sa Greek. Anong iglesia itong nababasa mo sa Greek? Iglesia Katolis o hindi Katolis? Oo, oh, Katolik yan. I believe. Hindi yan Roman Catholic Church kasi mali yung pangalan niyo. Sige, sige. Tay. Ito ha. Inaamin mo ngayon na Catholic Church, pero ang sabi mo hindi yan Roman Catholic Church. Yun sabi mo. So before siya nilagyan ng Roman sa pangalan, ano ang pangalan ng aming relihiyon? Kasi dati Catholic yan eh. O Catholic. Wala kasi ito identify your church. Hindi. Wait lang bro. Kasi kami Catholic. Ayaw niyong tanggapin na Roman, mali yung ano ko. Ito, babasahin ko bro ha. Bro, Roman Catholic Church. Bro, tumimik ka muna, babasahin ko yung referensyang kayo mismo ang ano ha, nagpapakita sa screen ha. Inyo tong, kayo ang nag-edit ito eh. Papakita ko lang. Yan nyo ha. Kailan nakarating sa Roma ang Kristyanismo? First century pa, nasa Roma na. Pero kailan nilagyan ng Roma ng pangalan? 1870. Sa madaling salita, from the first century to 1869, nasa Roma na ang Kristiyano. Ang sabi mo kanina, Katoliko kami, pero nilagyan ng Roman. Sa madaling salita, yung nilagyan ng Roman, the same yun sa Catholic Church na nasa Roma na first century pa lang. Sabi ganito, the word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of Saint Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. So ibig sabihin, from the first century nang napasok ng Kristyanismo ang Roma, from first century to 1869, Catholic Church sila. Nung 1870, dun pa nilagyan ng Roman ang pangalan. Ang tanong ngayon, bro, wait lang. Tumahimik ka muna. Ang tanong ngayon, yung nilagyan ng Roman sa pangalan, hindi ba yon ang iglesyang tatag ni Kristo? Ah, hindi tatag yan. Kung mabasa ko ngayon dito. Dito sa mismo referensya. Tingnan niyo muna ako. Sabi niya hindi daw. Teka, tumahimik ka muna. Binabasa ninyo ito eh. Kaso lang pinuputol ninyo eh. Teka. Binabasa niyo ito, pinuputol niyo lang eh. Anong sabi ni Eli Soriano sa mga INC dati? Ang ginagawa niyo, umuupa kayo ng tagamakmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentidong sinasabi. O ngayon, ito. Tira natin kung hindi nyo ina-apply yan, ha? Binabasa nila ito, pero pinuputol nila. Basahin natin, ha? In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Tanong, kailan na itatag ang Christ Church? First century ba, Tatay Ray? O sa 1870, tinatag ang Christ Church? Christchurch, noong bumaba si Kristo dito, nagtatag siya ng iglesia. Ang tanong ngayon bro, pag binabasa ito ng MCGI, bakit hindi binabasa yung as descriptive of Christchurch? Ewan ko lang, si Brad Ailey nangangaral niyan eh. Hindi. Pero yung 1870... Yan nga, bakit hindi binabasa ito bro? Kasi karugtong ito eh. Ang pangalan, 1870, nilagyan nyo ng... Hindi bro, pakisagot bro, bakit hindi nyo binabasa ito? Kasi sinasaway ninyo ang mga INC, mga ministro ng INC, sinasaway ninyo kasi nagputol-putol. Ngayon, ito naman ang ginagawa ninyo.
the same sa ginagawa nila. Ang tanong ko, bakit hindi nyo hinihingi sa pagkakataon na yan eh? De, bakit hindi nyo binabasa dito, bro, na yung pala pinangalan ng Holy Catholic Apostolic Church, yun pala ang Christ Church. Ba't hindi nyo binabasa to? Kasi ang ayaw na kunyan, Holy Catholic Church, pero Panginoon, hindi, hindi, hindi. Ay, malaking maling pagkakataon. Anong mali? Ito binabasa na nyo, ha? The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Bibisayain ko, ha, tatagalugin ko na lang. Ang mga obispo ay nakadesisyon na sa kanilang official na pangalan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, bilang palatandaan ng Iglesyang Tatag ni Kristo. Yan. Bilang palatandaan ng Iglesyang Tatag ni Kristo. Ang tanong ko, bakit hindi binabasa ninyo ang karugtong at ginagawa niyong period yung kama? Yung binabasa mo, Catholic Church history yan. Binaluktot na yan eh. Hindi ginagamit, bro, teka, ginagamit nyo niyo to, bro. Kayo ang nag-edit niya, no? Kayo nag-littering dyan, no? Na Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack, page 191. Kayo ang nag-edit niyan. Kinapi ko lang yan sa inyo. Screenshot ko lang yan eh. Talagang ano yan? Ang tanong. Catholic Church, Roma. Ang tanong, bakit nyo ginagamit yan na pinuputo nyo ang karugtong? Ang 1870 nga, on the Vatican Council, nilagyan ng Roman Catholic Church. Yan ang ano, pagkaintindi. Ah, brother Jando, balot ulit siya dyan sa Roman. Tay, sangayon ka ba? Tay, ulitin ko yung tanong ko, Taya, dito, Taya. Sa Acts 9.31, Tay, sangayon ka na yung kinaniba ni Pablo ay isang Iglesia Katolika? Katolika talaga yan. Pero okay, Katolika. Okay, so yan ang kinaniba ni San Pablo, Tay. So dito ngayon, Tay, sa Gawa 23.11, Tay, anong iglesia ang dinala ni San Pablo sa Roma, Tay? Ayon sa Gawa 23:11, anong iglesia ang dinala ni Pablo sa Roma, Tay? Diyos kay Kristo Jesus. O ano ba? Katoliko ba yun o hindi, Tay? Hindi katoliko yan. O sabi mo ka kanina! Okay. Roman Catholic Church yan. Okay, sige. Ulitin natin yung ano, Tay. Ulitin natin itong ano. Itong sa Acts. Sa Acts 9:31. O sa Acts 9:31, ano nga ba yung anong kinabibilangan ni San Pablo, Tay? Iglesia Katolis o hindi? Oh, that is a worldwide church, universal church yan. Okay, so Roman, so Katoliko. Oh, pero Tay? Sige, anong iglesia ang dinala ni Pablo sa Roma, Tay? Church of God, Iglesia ng Diyos. Katoliko ba 'yun o hindi? Katoliko. Oh, so ngayon anong nasa Roma ngayon? Roman Catholic o Roman hindi Catholic? Hindi yan. Sagutin mo yun. Sa ngayon ka, Tay, di ba, sa ngayon ka na ang kinabibilangan ni San Pablo na iglesia ayon sa Acts 9.31, Katoliko. Bible, is Catholic. Sa ngayon ka na Catholic ang kinabibilangan ni San Pablo. Oo. Okay, so anong iglesia ang dinala ni San Pablo sa Roma, Tay? Catholic o hindi Catholic? Ang ano, hindi naman... No, hindi tayo, sinabi mo na ang kinabibilangan ni San Pablo, Katoliko. Tinutukoy mo, yung nasa Roma na tinutukoy. Hindi, kaya nga, isa-isa ko yung tanong, Tay. Tay, ulitin ko ulit, Tay, para maunawaan mo talaga, Tay. Sang-ayon ka na ang kinabibilangan ni San Pablo ay Katoliko? Sige, saglit na lang, kinakatok na naman ako rito eh. Bukas na lang, pagpatuloy natin. Sige, okay lang tayo, okay lang. Bukas, may talakayan kami ni Mark Umba bukas. Oo nga. Sa Tuesday na lang, Tuesday. Tayo, sa sunod. Sa chat group namin. Ay, si Brother Angel na pala. Saglit lang tayo, may tanong pa isa tayo, si Brother Angel. Brother Angel. Sige, isa lang, si Brother Angel. Hindi yan sumisigaw, kami lang sumisigaw tayo. Huwag ka lang sumigaw. Hindi to sumisigaw. Brother Angel, go ahead. Isigaw ako rito eh. Sige, Brother Angel, go ahead. Opo, hindi naman kailangan isigaw, no? So, sabi ni Apostol Pedro naman is, dapat daw nasa mahinahon, no? At kabaitan kapag ikaw ay nagpapaliwanag na salita ng Diyos. Kapatid, kasi sabi mo po kanina, ang rosaryo wala sa Biblia, sabi niyo po, tama po. Hindi tinuturo ni Kristo. Hindi, sa Biblia, wala sa Biblia ba yung rosaryo? Hindi nagtuturo si Kristo ng rosaryo. Hindi, ang tanong ko po ngayon. Wag mong baluktutin yung tanong ni Brother Angel.
Ang tanong niya, nasa Biblia, tinatanggap po ba na wala sa Biblia ang Rosario? Wala sa Biblia ang Rosario. Ayun, Brother Angel, wala sa Biblia ang Rosario. Ayan, narinig niyo po mga kaibigan, wala daw sa Biblia ang Rosario, no? So, malinaw yun. So, halimbawa, mabigyan kita ng Rosario sa Biblia, na nakalagay sa Biblia, aalis ka na ba sa dating daan? Ah, hindi. Ay, wala, useless. Hindi useless pa na kasi gusto mo patunayan namin pag papatunayan po namin ay sabi mo walang isang salita to, walang palabra di honor. Eh ano mo lang ibasahin niyo lang, gusto ko lang malaman talaga na may rosaryo sa Biblia. Sabi niyo kung paalisin mo ako ay di, that is my choice. Sabi mo wala, eh kung mapapatunayan ko mayroon. Saka hindi nyo na ako maibabalik sa katuloy ko. Walang palabra di honor to. Wala na. Wala. Useless, Brother Angel. Wag mo na lang ilabas. Pag sana, pag nakipag-showdown sana, Brother Ray, pag nakipag-showdown, lalaki kausap. Lalaki kang kausap. Dapat sana, bro, kasi kanina ka pa naninindigan. Wala. Eh kung mabasa, lalayas ka ba dyan? Bro, ganito yan. Bro, being fair ba? Being fair sa talakayan ba? Being fair sa talakayan. Kanina ka pa sabi na wala. Nanindigan kang wala. Ngayon, eto na bro. Babasahin ni Brother Angel. Pag nabasa ba, lalayas ka na ba dyan? Ah, hindi. Wala. Wag mo na lang basahin kasi hindi maninindigan. Atin na lang ibigay yan, Brother Angel, sa ibang araw kung saan katoliko lang ang nanonood para may ebidensya tayo sa kanila. Na yung atin talagang aral na sa Biblia. Kasi pag sa kanya mo, kanya mo binasa, para yung sa ebanghelyo ba, huwag mong ibigay ang perla sa mga baboy. Dahil aapakan lang nila ito. Huwag mong ibibigay. Hindi yan perlas. Babasahin na nga eh. Pinipilipit nyo lang turo ng Biblia. Hindi, babasahin na nga eh. Kami muna mag-uusap. Sige. Huli na po ito. Ano na, alis na tayo kasi nahiya na ako sa kapitbahay. Oo, nakakaya kay kuya ay kay tatay. Kasi pag-aaral lang ito tatay, no? Compound kasi ito, tapos custom broker kasi itong kaharap po. May mga houseboy kasi nakatira rito, natutulog na, naistorbo. Tapos dito sa kabila, teacher. Patapos na po tayo, hinaan na lang po yung boses natin. So, ibig sabihin, ang sabi mo kanina, ang rosaryo ay wala sa Biblia, ngayon, malinaw yon. Ang sinabi ko, kapag napatunayan ko nasa Biblia, aminin mong aalis ka na dyan, eh, sabi mo, hindi. So, ibig sabihin... Talagang titiya ko. Talagang natitiya ko, 100% wala sa Biblia. Ano yun po muna? Kung kukuha ka ng rosaryo sa Biblia, yung dinagdag yung libro yun, ang ano? Makinig ka mo po muna. Pinapakinggan ka namin, makinig ka muna. Okay? So, be professional po. So, ang nangyari kasi, ikaw pinipilit mo yung rosaryo yung wala sa Biblia, ang bibigyan ka namin, bigla kang, ay, hindi, sandali lang. So, medyo nag-ano ka na, nanginig ka na doon. Sigurado ko, sa ano ha, yung Biblia na ano ha? Ba, original pa, Latin Vulgate. Wala talaga rosaryo. Original talaga, meron. So, kung kaya lang, ayaw mo mag-challenge, sina-challenge kita eh. Isa pa, okay, ang sabi mo, ang Katoliko, challenge lahat to, sa babasagin ko po lahat ang mga turo ni Eli. Ngayon, ang sinaturo ni Eli, colorum, sabi niya, no? Sabi niya, colorum daw ang Iglesia Katolika dahil hindi nakarehistro sa sect. Tama po ba yun? Ako ang may ano nun, ako ang may isip nun. Kasi dahil nga sa kantsaw sa Facebook na kami mga sulpot, nakapila pa sa sect, nagre-renew ng ano, eh, iniisip ko. Pero when nag-research naman ako, talagang ano, pagdating sa rehistro ng religion, there is no such thing as colorum kasi because of the separation of church and state. Kaya naunawaan ko na ang ano, hindi colorum ang Katoliko. Ayo. So, hindi ko lang sila, ko na ano, sila Maria Cecilia, sila si Cham, si Boris, ginigulat ko lang 'yan. Oh. So hindi alam ko 'yan, hindi colorum 'yan eh. Kasi nangangantsaw sila sa akin eh. Sulpot lang kasi daw ako, may rehistro, di inano ko sila, pinitik ko sila. Okay, Tay Ray, gusto lang namin ipaalala sa iyo, Tay, na mas maigi, Tay, kalimutan mo yung aral na dapat kung ano lang yung sinabi sa Bible. Kasi walang aral ang apostol na ganyan, Tay. Kung hahanapan ka, Tay, na saan mababasa sa Bible na Biblia lang ang dapat paniwala, walang aral na gano'n ng Bible, Tay. Walang aral na gano'n, Tay. Tandaan natin, Tatay, ang Panginoong Hesukristo nagturo na makinig sa simbahan.
No, Lucas, this, this is ice yan. Sabi niya, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Okay, doubtful okay. Ako sa inyo, eh, kung talagang authorized kayo ni Kristo. I'm so doubtful. Wait, kanina mo pa inaamin tayo, nakatuliko yan, kaso lang ayaw mo lang talagang tanggapin. Ginagyan nyo ng Roman, kaya nga dahil kayo nagkamali eh. Tayre, ganina, tinanong kita kanina, saan katoliko inilibing si Apostol Pablo? Hindi ka nakasagot? Hindi ko, ano yan, wala na akong pakialam dyan. Ibig sabihin, hindi talaga, ibig sabihin, talagang wala kayong connection, claim lang sa inyo. Kasi kung talagang kasama ninyo siya, dapat sa inyo siya inilibing. Ang nakalibing sa inyo, si Eli Soriano lang, at hindi yung mga apostol. Kasi nandyan sa piling namin eh. Yun nga, kung nasa piling ninyo mga apostol, dapat sana lahat sila nakalibing sa inyo. Pero ang nakalibing sa inyo, si Eli Soriano lang, kaya tanggapin mo na wala talaga kayong connection. Kapatid na dyan do, pinagmamayabang mo na naman na lahat ng apostol. Natural sa amin, may ebidensya ako bro eh, Ang problema lang, ayaw mong tanggapin. Dapat sana kung meron kang ebidensyang pantapat sa ebidensyang hawak ko. Yan ang reliyon na nagbibigay ng importansya sa patay, bumabalik yes. Ang... Yes, natural kasi sa amin yung mga apostol eh. Okay, thank you kapatid na Jando, kapatid na Angela. Sino yung kausap ko kanina ng may microphone? Si Brad Jun? Brother Jun Ray. Sige, salamat sa inyo. Sandali lang, mayroon pa, may isa lang. Sa kayong mga kachat group ko na nag-invite dito. Salamat ha. May tanong na ako bro. Ray, sandali, hindi pa. Para lumakas ang boses ko, kasi hindi ko mapigil eh. Baka ba may itong laptop ko, dali ko na lang sa lokal doon tayo mamaya masuspindin na ako pag dinala ako sa laptop. Kung dadalhin mo sa lokal bro, suspindido ka, sigurado ako. Sigurado? Hindi naman, pagagalitan, kausapin ako. Kasi unang, ang doktrina kasi dyan, ang unang kasalanan, kausapin ka muna. Pangalawa, pangatlo, sigurado. Tatay Ray, isa na lang kasi yun na nga, no? So sabi mo ang rosaryo wala, pero kaya kong patunayan mayroon. Sabi mo, colorum yung Katoliko, kaya kong patunayan, hindi colorum because a Catholic Church is a juridical person. Pag sinabi, pag sinabi mong juridical person, tandaan mo kapatid, that's legal in the Philippines, in the whole world. Legal. Juridical person are legal. Nagtanong pa nga ako sa lawyer kanina ng umaga niyan eh. Sabi na pagdating sa church and state, wala yan, hindi yan colorum. Exactly. So mali ka na naman. So pangatlo, ang ginawa ko na naman, pangatlo. Sandali lang po. Pangatlo kung mapapatunayang mali-mali ang sinasabi nyo. Ngayon, sabi nyo kanina, ang mga biblical lahat kayo, sinusunod nyo. Tama po ba yon? Yeah, sinusunod namin lahat ang turo ng Biblia. Okay, so tingnan natin. Paliwanag, pero mga sinasabi ni Satanas sa Biblia, hindi namin sinusunod yan. Okay, dapat sa Diyos, wag Satanas. Meron kasing salita ng si Satanas doon, eh, mga masasamang tao, yung... Sinabi doon sa job ba yun? Sa job na lalakad ako sa dating daan na nilalakaran ng masasama. Hindi namin pinaniniwalaan. Okay, so, sabi nyo, sinusunod nyo po lahat ng mga nasa Biblia. Okay, tingnan natin sa Diyos po to, no? Mga apostol na nag-ano nito, sa Aklat ng Gawa. Bro, Jando, tingnan natin. Brother Jail, Kasi nahiya na ako rito sa kapitbahay. Eh. Buti nga, hindi na ako pinupunta na security guard. Ano na lang muna, postpone muna natin ha. Kasi isa na lang sana, isa na lang. Gawa chapter 20 verse 28 bro Jando. Isa lang. Sabi mo kasi sinusunod mo, isa na lang. Dating Biblia, pakibasa niyo na lang bro Jando. Basahin ko na lang no. Gawa 20:28 sa ang dating Biblia. Paborito nila yan ang talata. Ito tingnan niyo ha, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya. Sabi yung nasa iglesia ng Diyos ay may obispo po. Obispo. Obispo ngayon. Tingnan mo nga, mayroon pang obispo dyan. Bishopric nga sa King James Version. King James. Chapter, bishopric yan. Acts 1:20 yun bro. Acts chapter 1 verse 20 sa King James Version. Sabi ganito, for it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric
let another take. Ang Tagalog ng Bishop, Prip, ang pagka-obispo niya sa Tagalog, tatay, no, sa malinaw po yan, may bishop. Sabi mo, lahat sinusunod niyo sa Biblia. Tanong, may bishop kayo o wala? Meron. Sino? Sino ang bishop niya? Bishop ang pangalan, ha? Ang tawag niyo sa bishop, bishop niyo. Bishop, ha? Sino ang bishop niyo? Yung talaga ang bishop ang tawag niyo, sino? Tinatawag namin KNP yan, katulong ng pangasiwaan. Sino bro, bishop? Hindi KNP. Bishop pa. Sandali bro, Jando. Iliwanag natin para maliwanag. Tatay Ray, ang tawag sa bishop namin, Bishop Ambo. Nakadugtong po yung bishop, ha? Andalan po natin. Nakadugtong yung title niya sa pananampalataya. So dapat nakadugtong yung title niya sa pananampalataya. Sino ang nakadugtong na tawag niyo bishop sa pananampalataya sa mga pinuno? Ano niyo yung ranking? Sige. Brother Angel, yung bishop na mamahala, ha? Bishop na mamahala. Kailangan patunayan niya sa kanila ang KNP ang namamahala. Kaya lahat ng mga ano namin, bishop lahat. So nasa Biblia kami. Sabi mo, lahat sinusunod nyo, biblical kayo. Sino ang bishop nyo ngayon na nakalagay ang title, bishop ganito? Hindi, wala, hindi namin ginagamit ang title na bishop. Ang nakalagay na. Hindi kayo biblical, patay na tayo. Wala, tas sa tatlong tanong ko, wala siya na isagot. Okay na po ako, Bro Ray. Maraming salamat sa iyo. Lahat ng tanong ko, wala ka na isagot. Ibig sabihin pala sa MCGI, ang KNP pala na mamahala. Katulong yan ng pangasiwaan. Oh. Hindi katulong. Ang sabi sa gawa 28, sila ang mamahala. Pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Pakanin sila namamahala. Tapos sasabihin mo na KNP, sa inyo pala, KNP pala namamahala sa iglesia ninyo. Yung hindi pala si Daniel Razon. Ang kanang kamay. Oh, si Brad Daniel, may mga kanang kamay yan. Eh. Ay, hindi. Hindi kanang kamay ang bishop. Walang bishop, Brad lang, patay tayo. Brother Daniel, Brother Daniel, walang bishop Daniel. Oh. Hindi kayo hindi kayo babase sa Biblia, pero ang wala kang bishop. Si, kung sabi mo, si, biblical kayo. Si Daniel ba overall servant o bishop? Overall servant, hindi yan bishop. At ang dating Biblia sa ang ginagamit natin, ganito, Biblia nyo yan. Yung bishop na ano, na sino ba yung bishop sa Australia? Bishop, hindi 'yun, ano 'yun? Ano 'yun? Hindi 'yung Catholic, Roman Catholic kapatid. Ay, hindi 'yung Roman Catholic, bro. Ano 'yun? Syrian, Syrian 'yun, Syrian Rite. Syrian Rite 'yun, hindi 'yung Roman Catholic, bro. Syrian Rite 'yun. 'Yung sinaksak ng Muslim? Ay, hindi. Hindi po 'yun. Ayung ano? Syrian 'yan, 'yun. Syrian Rite 'yun. Nasintensyahan sa pagkulong dahil because of child molesting. Ayun, iba naman 'yon, bishop. Iba naman 'yon, bro. Pero sa ano, iba 'yon. Sa amin naman, kung sakali na merong abusado sa amin sa tungkulin, hindi problema sa amin 'yan kasi ang aming founder din naman nagbabago, Jesus Christ pa rin. Tsaka hindi issue 'yan, bro, kung may kaso, kasi pag may kaso, kasuhan talaga dapat. Katulad ni Ili, 'di ba? May kaso siya kaya nga nag-German eh. No, di, na-dismiss 'yun eh. Ganito. Pero may kaso. Nakasuhan siya. Lumayo tayo sa tarihid. May bishop. Gawa-gawa lang siya. Personal siya. Atay Ray, may bishop kayo? Sinusunod mo Biblia nyo o hindi? Sinusunod namin. Biblia. Bishop ang tawag dun sa ano? May bishop may kalayaan kayo? Namin gumamit ng bishop or kamanggagawa or worker. Ay, kalayaan. So, wala kayo sa Biblia. Walang bishop. Kasi nakakaya na yung bishop eh. Ano na yan? Invento nyo yun. Marami na, may nakulungan ng bishop na ng gahasa ng bata. So, hindi, ang tanong, sinusunod mo ba yung bishop Rick at bishop dyan sa Biblia nyo, KJB yun, at saka dating Biblia? Sinusunod bro, sabi niya bro, Angel, may mga bishop daw na ng gahasa. Brother, Tatay Ray, ano ang naging kaso nga ba ni Eli Soriano, Tatay Ray? Pwede mo bang sabihin kung ano yung naging kaso ni Tatay Ray? Ganito yan, kininto sa amin yan, dinismiss na yan ng court. Hindi pa dismiss eh. Pero ano yung kaso niya, tatay? Pwede mong sabihin sa madla anong kaso niya? Nang rape siya nung kapwa. Kapwa niya, ano, kapwa ngayon, niya? Ngayon, ganito. Rape din pala ang kaso ni, ano, ni Bess. Bro. Napatunayan yan eh. Ano yan bro, kapwa niya? Lalaki. Bro, ano yung kaso niyang rape, bro? Ano yung ni-rape niya? Kapwa niya? Lalaki. Lalaki? Eh, ba't lalaki? Tapos sana babae? Pero,
Hindi nang rape si Brad Ely. Yun ang claim mo, pero hindi yun. Dahil kaya no, dahil yan ang claim mo. Bakit hindi yun ang claim mo? Siyempre hindi mo aminin yan kasi hiyang-hiya kayo dyan eh. Pero tatay, sa amin tatay, kung meron mang mga, kung meron mang gumagawa ng ganyan tay, talagang kinukulong yan tay. Hindi yan pwedeng, hindi yan totoo sinasabi mo, Brad Jun. Eh, bakit siya nasa Brazil? Hindi yan. Anong pinagtatakban? Kadami ng pari na natanggal kasi nga may mga kasong ganyan. May utos pa nga sa to papa na kapag may kasong ganyan, tanggal ka agad eh. Oh, sige, nag-raise na ako kasi gabi na eh, ha? Sige, isipan mo ha, yung sa Biblia, bishop, kayo wala mag-isip-isip. Sige, okay lang yan, walang problema yan. Oh. Pero sabihin ko sa iyo, Brad Angel, di mo ako mapapalipat dyan sa Katoliko. Alam ko yan. Hindi naman, ang usapan dito tayo, yung ano lang, yung pinag-usapan dito kung tama ba o mali ang Katoliko o ang MCJ, hindi naman usapan dito kung paano ko namin pababalikin. No? Our duty is to propose the faith, not to impose. Yan ang aral namin. At saka, ang priority namin, tatay, yung mga Katolikong nanonood, hindi naman ikaw. Ginagamit ka lang namin para maipakita sa kanila ang differences ng unawa nyo sa unawa namin. At kitang-kita naman ang difference ng unawa mo sa unawa namin. Yun ang aming intention. Bakit namin pinapatawag? One-on-one, sino yung Brad Windin? Kausapin ko yung lokal, mag-ano lang ako, sekretuhin ko lang kung ano. Na, pagkagalitan ka. Sige, nasa sa Facebook account. Nasa Facebook account ng MCGI. Magpapaalam ka pa ngayon, hindi ka nagpapaalam. Pagagalitan ka, bro. Sinasabi ko yan sa'yo, pagagalitan ka. Yung mga kaibigan ko kasi, magagalang kasi itong mga kausap ko eh. Sila Maria Cecilia, nakiusap sa akin, si Champ Fernandez. Pasok ka sa ano, para maano mo. Kaya, kahit huwag ka na magpaalam, makipag-debate ka. Kasi ganito yan, bro. Pag nagpaalam ka, bro, pagagalitan ka. Baka ano ka pa, may... Pakausapin lang ako, bakit ka nakipag-debate, wala kang pahintulot. O, yun lang. Si bro, hindi po ba siya pwede? Nasa kanya na yun, Brother Angel, at yung magagawa, gusto niya magpaalam, hindi magpaalam siya. Hindi, talagang si paalam sana ako kasi, teka muna, nahiya ka lang kasi ako rito sa mga kapitbay ko, naka-off na nga yung ilaw nila eh. Ikita ko rito eh. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sasabihin ko lang sa chat group kung kailan ako papasok ulit. Ha? Pwede ba ulit ako pumasok? Ay, naku, oh, sure tayo, sure tayo. Palagi kami dito. From Tuesday to Saturday tayo, kami ay naka-online 8 p.m. to 10 p.m. So, welcome na welcome ka dito, tatay. At pwede ka pong magtanong kahit anong mang tanong mo tayo, sasagutin namin. Pero, kontakin ko lang yung mga kachat ko doon sa chat group kung sino. Si MG Tumang tayo, nabigay sa'yo kaganina ng si MG Tumang. Moderator ko yun, so pwede ka sa kanya magtanong. Okay, sige. Maganda yung ginagawa nyo po, Tatay Ray, kasi nagsasaliksik din kayo at the same time. So, so di ba sabi ni Bro Eli, di tanungin nyo yung mga ibang sekta, ikumpara nyo. Ikumpara nyo sa akin, di ba? So, walang masama sa ginagawa nyo. At huwag kayo magsalitang, hindi ako babalik. Marami na nagganyan. Babalik ako. Mo yung hindi ka babalik sa Katoliko, marami na nagsabing pastor na ganyan, pero later on bumalik sila sa Katoliko. So huwag ka magtandaan mo, ang Diyos ang nakakaalam kung anong mangyari sa hinaharap. Tama? Tawa ako eh. Ako hindi, bro Ray, ako galing ako sa 70 Adventist. Kasi nagre-reklamo na ang tatay ko, pinabayaan kami ng pare. Way back 1973. Kasalanan nyo. Lang ang pare, hindi, kasalanan nyo yung bro, ba't pare sinisisi nyo? So, sisisihin mo ba ang simbahan, tay? Sisisihin mo ba ang simbahan dahil may isang paring pabaya? Natuwa nga ako kayo. So, ibig sabihin, tay, sisisihin ba natin si Kristo na mayroong isang Judas na kanya pinili na pare? Kasalanan ni Kristo yon, may nag-Judas? Hindi. Kaya... Ngayon ang dapat mong malaman, tay, mga ganyang ano, huwag mong isisi sa simbahan kung mayroong isang pasaway. Dahil... one Judas does not make all apostles. Ang isang Judas hindi naging 12 ang isang Judas, tay. Sa 12 na pinili ni Kristo, isa lang ang Judas. At alangan naman sisihin natin si Kristo na may nag-Judas sa kanya. At saka ganito, sana papayag si Tatay Ray na
hindi lang aral ng Katoliko pag-usapan natin, pati rin yung maling turo ni Soriano. Papaya ka yung, Brother Ray? Maling turo ni Soriano pag-usapan din natin? Ha? Mukhang nawala na siya yata. Wala na kasi nga, kanina pa siya nag-ano doon sa kapitbahay nila, bro. Hindi ko nasabi yung gusto kong sabihin. Kanina ko pa gustong sabihin yun niya. Na next time sana, pag-usapan namin yung maling aral ni Soriano.